Nagsimula ang kwento kay Keina Kagami, isang pasyente na permanenteng disabled na nasa isang ospital sa Japan. Kahit na siya ay paralisado, nakakapaglaro pa rin siya ng isang virtual reality game na tinatawag na Lea Doll. Ngunit dahil sa isang biglaang power shortage, siya ay namatay. Gayunpaman, iminulat ni Keina ang kanyang mga mata habang naririnig ang boses ng isang batang babae ng paulit-ulit. Sa malabong paningin, nakita niya ang isang batang babae na nagsasabi sa kanya na umaga na. Sa kanyang paggising, lumilinaw ang kanyang paningin at pinag-aaralan niya ang kanyang paligid, at natagpuan ang kanyang sarili na nakahiga sa isang kama sa loob ng wooden inn. Binati siya ng batang babae ng magandang umaga. Bumangon siya at inunat ang sarili at laking gulat niya nang makitang nakakagalaw ang katawan niya. Nag-aalala ang batang babae, ngunit tinitiyak niyang maayos ang lahat at binibigyan siya ng candy mula sa kanyang mga gamit bilang isang mabait na kilos. Sinabi niya sa kanya na mag-almusal sa ibaba at lumabas ng silid. Biglang napagtanto ni Keina na may isang digital item box na lumalabas sa kanyang harapan, kaya kinurot niya ang sarili upang malaman kung ito nga ba ay katotohanan. Nang pinindot niya ito, may lumabas na salamin at sinuri niya ang sarili, at nalaman niyang naging isang virtual reality game character ang katawan niya na isang high elf sa larong Lea Doll na madalas niyang nilalaro. Nalaman niyang nasa loob siya ng larong iyon, ngunit nababagabag ang kanyang pag-iisip sa pag-ungol ng kanyang walang laman na tiyan. Bumaba siya at nakita niya ang isang chubby na innkeeper, at tinawag siya ng bata kanina para kainin ang kanyang tinapay at sopas. Umupo siya sa upuan at tuwang-tuwa sa pagkain pagkatapos ng mahabang panahon. Lalo siyang natuwa sa pagkain ng tinapay na may sabaw. Pagkatapos magkaroon ng busog na tiyan, pinag-iisipan niya kung saan siya maaaring napunta, naaalala na mayroong isang nayon sa pagitan ng mga lupain ng puting kaharian ng Fells at ng Green Kingdom ng Grascalo. Napansin din niya na ang nayon ay maunlad dahil ito ay nasa gitna ng isang ruta ng kalakalan, ngunit ngayon ay walang laman ang lahat. Tinanong niya ang innkeeper kung bakit ito walang laman, at pagkatapos ay nalaman niya mula sa innkeeper na 200 taon na ang nakalilipas, ang nayon ay masaya bago ang pagsasama ng 2 kaharian na bumuo ng Falskalo Kingdom. Nang marinig ang pangalang Falskalo, napagtanto niya na ang mundong ito ay hindi eksaktong kapareho ng kanyang laro. Ipinaliwanag ng innkeeper ang backstory kung paano nagsanib ang 7 kingdoms sa 3 dahil sa kalooban ng mga Diyos sa pamamagitan ng pagturo sa makukulay na mga painting sa dingding sa likod niya. Napagtanto ni Keina na siya ay nasa parehong laro, ngunit siya ay tumalon 200 taon sa hinaharap. Ipinakilala ng innkeeper ang kanyang sarili bilang Merel, at ang maliit na babae ay ang kanyang anak na si Lit. Pagkatapos ay ipinakilala ni Keina ang kanyang sarili sa kanila, at sinubukang magbayad gamit ang isang tumpok ng mga pilak na barya, ngunit binalaan na huwag ipakita ang pera, dahil sapat na ang 4 na barya upang gumugol ng 10 gabi doon, kaya binayaran ni Keina si Merel upang manatili doon. Bumalik siya sa kanyang silid at nireview ang kanyang mga estatistika, at ipinatawag ang kanyang AI supporter key, na nagpapaalam sa kanya na, ang pagkawala ng kuryente sa ospital pagkatapos niyang matulog, ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang buhay. Naiintindihan niya yon. Dahil sa lahat ng ito, tiyak na nakatakas ang kanyang isip sa loob ng laro. Nakatingin siya sa labas ng bintana at nabigla sa mabilis na pagpasok ng araw sa gabi. Mabilis niyang isinara ang bintana at inisip ang susunod niyang mga hakbang. Nagpasya siyang magtungo sa kanyang base ng operasyon, ang Silver Tower, upang makita kung may iba pang manlalaro na naninirahan doon at mangangalap ng ilang impormasyon. Sinubukan niyang gumawa ng mahika at sinindihan ang lantern, na ikinagulat ni Lit, na nakatayo sa pintuan na may hawak na lantern sa kanyang kamay. Nalaman niya na ito ay dahil hindi pa siya nakakita ng magic. Ipinaalam sa kanya ni Lit ang tungkol sa hapunan. Ang inn ay puno ng mga taong nagpa-party, at nagsasaya sa kanilang hapunan. Dumating si Keina para sa hapunan kasama si Lit, at kalaunan ay nagpakilala ang panganay na anak ni Merel na si Leon. Nasisiyahan siya sa hapunan kasama ang ibang mga tagabayan, at nang matapos ang kanyang pagkain, tinanong siya ni Leon tungkol sa kanyang mga plano para sa hinaharap. Sumagot si Keina na plano niyang hanapin ang kanyang Silver Tower. Ang kanyang tugon ay nagpabigla sa lahat, at pinayuhan siya ng tagapangasiwa na huwag pumunta doon dahil sa Silver Ring Witch na naroroon. Nakakahiya ito kay Keina dahil sa madilim niyang nakaraan, siya ang Silver Ring Witch na tinapakan ang marami pang manlalaro. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid at nasiraan ng loob sa kanyang reputasyon at nalaman niya na kung ang kanyang madilim na kasaysayan ay umabot ng 200 taon sa hinaharap, may pag-asa na makahanap din ng iba pang mga manlalaro doon.
Sa gabi, dalawang magnanakaw ang pumasok sa silid ni Kena at tinangkang nakawin ang kanyang mga barya. Ngunit dahil sa AI na inalertuhan sa kanilang presensya, nagpatawag ito ng isang kidlat na leon upang takutin sila palayo sa kanya. Kinaumagahan, binuksan ni Kena ang kanyang bintana at lumanghap ng sariwang hangin habang pinapanood ang tanawin ng isang magandang green valley. Sa isang iglap, nakita niya ang Silver Tower at nagpas siyang magtungo kaagad doon. Gumagawa siya ng isang dahilan na maghahanap siya ng mga halamang gamot malapit sa tore para kay Merrell at Lit, at nangako kay Lit na babalik na may dalang regalo para sa kanya. Bilang regalo sa pamamaalam, binibigyan siya ni Lit ng isang supot ng tubig. Nang malayo na sa paningin ng lahat ng mga nanunood, isinuot ni Kena ang singsing mula sa tore at pagkatapos ay nag-teleport sa Silver Tower. Sa tuktok ng tore, pinagsabihan siya ng Guardian na si Golem sa pag-iwan sa kanya doon sa loob ng 200 taon, pagkatapos ay ipinaalam sa kanya kung ano ang nangyari sa kanyang pagkawala. Tulad ng nangyari, 60 taon na ang nakalilipas, si Scargo, ang kanyang panganay na anak, ay bumisita sa lugar na umaasang mahanap siya. Naalala ni Kena na nilikha niya si Scargo at ang kanyang mga nakababatang kapatid sa pamamagitan ng in-game foster system. Bago siya umalis, ibinalik ni Kena ang MP ni Golem sa kanyang tower, at hinihiling nito sa kanya na tingnan din ang iba pang mga tore. Nang maglaon, napagtanto niya na wala siyang iniwan sa Nayun upang mag-save ng location doon, at ngayon ay kailangan niyang maglakbay sa paglalakad. Ginagamit niya ang kanyang mahika upang tumakbo ng mas mabilis, at sa kanyang pagbabalik sa Nayun, nakarinig siya ng ilang mga hiyawan. Pagkatapos ay tinitigan niyang mabuti at nalaman niyang isang lalaking nagngangalang Lator ang inatake ng isang may sungay na oso. Inatake niya ang may sungay na oso at iniligtas siya mula sa halimaw na iyon at nagpakilala sila sa isa't isa. Sa gabi, ang buong Nayun ay nagdiriwang sa pamamagitan ng pag-ihaw ng may sungay na oso. Si Merrell at ang kanyang mga anak na babae ay nasa sabik na marinig ang lahat tungkol sa pakikipagsapalaran ni Kena at kung paano niya natalo ang may sungay na oso. Nag-aalok si Lator kay Kena ng isang baso ng alak, at si Kena, na nagkaroon ng pagkakataong inumin ito sa unang pagkakataon, ay nakitang masarap ito at nalasing sa alak, at nang maglaon ay nahimatay. Hinatid siya ni Merrell at Lit sa kama at inaalagaan habang natatawa sa kanyang nakakatawang ugali. Sa umaga, si Kena ay ginising ni Lit, ngunit siya ay nagdurusa pa rin sa hangover, at ito ay nakakainis sa kanya ng labis na ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na muling iinom ng alak. Pareho silang nagulat sa hiyawan ng mga tagabayan. Lumabas sila at nakita ang mga taong bayan na nagtitipon sa paligid ng isang nasugatan na lalaki, na si Kennison na nakahandusay sa lupa. Sa pagtatanong ni Kena, nalaman niya na ang lalaking ito ay isa sa mga mersenaryo na nagpoprotekta sa mga mangangalakal, at ang kanilang caravan ay inatake ng isang grupo ng mga ogre pabalik sa Nayun. Mabilis siyang sinuri ni Kena gamit ang kanyang AI key na tulong, at nalaman na siya ay nalason. Itinabi niya ang lahat, umupo sa tabi ni Kennison, at nagkas ng nakapagpapaalis ng lason at nakapagpapagaling na mahika. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya ng may pagkamangha at dilat ang mga mata. Siya ay gumaling kaagad at ito ay nagpapasaya sa lahat. Ang pinuno ng mga mersenaryo ay nagpapasalamat sa kanya para sa pagliligtas sa kanyang buhay, at si Kena, bilang isang mapagpakumbabang tao, ay nagsasabi ng walang anuman dito. Ipinakilala ni Elena ang kanyang sarili bilang pinuno ng caravan, at nag-aalok ng kanyang pasasalamat kay Kena. Bumalik sa inn, ipinaalam sa kanila ni Kena ang tungkol sa kanyang kwento, at tinanong si Elena kung may alam ba siya tungkol sa isang elf na pari na nagngangalang Scargo. Nagulat ang lahat dito dahil si Scargo ang kanilang living legend na ngayon ay pinuno ng pari, at para siyang hari doon. Natutuwa si Kena na marinig ang tungkol kay Scargo at kung gaano siya kahusay. Tinanong nila si Kena kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanya, at lahat sila ay kumilos na parang inatake sa puso nang malaman na siya ay ang kanyang ina, at hindi lamang sa kanya, ngunit mayroon din itong 2 pang anak. Biglang sa gitna ng pag-uusap, hiniling ni Kena kay Elena na sumakay papunta sa Kapitolyo kasama ang kanyang caravan. Tinanggap niya ang kahilingan nito, ngunit napansin niyang nakatayo sa likuran niya si Lit na may luha sa kanyang mga mata. Sa labas ng inn, nangako si Kena kay Lit na babalik siya balang araw, at binigyan siya ng Starpin bilang tanda ng pananalig sa kanyang pangako. Nagtanong siya tungkol sa Silver Tower, at sinabi sa kanya na siya ang masamang mangkukulam na nakatira doon. Bagamat hindi ito naniniwalang masama siyang tao, pinakiusapan siya ni Kena na huwag sabihin kahit kanino, at bilang kapalit, dadalawin niya ito ng madalas. Nakipagkasundo si Lit sa kanya, at naging masaya muli.
Pagkatapos nito, ipinakilala ni Arbiter ang kanyang sarili bilang pinuno ng mersenaryong grupo ng Flaming Spears, at sasamahan siya sa kabisera kasama ang kanyang grupo. Ang taong tinulungan niya na pinangalan ng Kennison ay mukhang kinakabahan na nagpapasalamat sa kanya ng magalang, at nauutol ang kanyang pangalan nang nakikipag-usap sa kanya. Lahat ay nagpaalam sa kanila sa kanilang paglalakbay sa kabisera na nagsimula. Narating nila ang kabisera ng Falskalo, at si Kena ay namangha nang makita ang pagunlad ng kabisera. Sinabi sa kanya ni Elena ang higit pa tungkol dito, na ang kabisera na ito ay ang tinutukoy sa mga kanta bilang ang magandang lungsod. Si Arbiter ay nag-aalok ng lahat ng kanyang tulong kung sakaling kailanganin niya ito, na pagkatapos ay malugod na tinanggap ni Kena. Pagkatapos, sinuri niya ang kung saan tinutukoy ni Elena, ngunit binigyan siya ng mabangis na tingin ng innkeeper, kung saan sinabi niya sa kanya na nirerekomende ni Elena ang lugar na ito sa kanya, at bigla siyang naging magalang. Ipinaliwanag sa kanya ng innkeeper ang dahilan ng kanyang kabastusan ay dahil hindi niya tinatanggap ang mga tao, dahil hindi nila gusto ang kanilang uri, kung saan nilinaw ni Kena na hindi rin siya tao kundi isang elf. Pumunta siya sa simbahan kung saan mahahanap niya si Scargo, ngunit nalaman niya mula sa isang babae sa labas ng simbahan na para makita siya, kailangan muna niyang makipag-appointment. Pagkatapos ay nagpa siya siyang lumipat sa Union ng Adventurer sa halip. Pagkatapos, ang tinig ng isang matandang lalaki na sumisigaw sa ibang mga lalaki ay nag-intriga sa kanya, at siya ay pumasok sa loob ng isang shipyard kung saan naroon si Kartatz, ang isa sa anak ni Kena. Pareho silang awkwardly sa isa't isa saglit, at pagkatapos ay sinira ni Kena ang paghinto sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa kanyang pangalan. Tinawag siya ni Kartatz na mama, na tila kakaiba kay Kena dahil hindi pa niya ito narinig mula sa sinuman. Tinapik niya ito sa kanyang ulo, na ikinamula niya, dahil napanatili niya ang kanyang matigas na personalidad sa harap ng ibang mga lalaki, at upang itago ang damdaming ito, nagalit siya sa kanya at sinabing hindi siya isang maliit na bata para tapikin. Sinabi ni Kena na napaka-cute nito kapag nagagalit siya. Nang maglaon, sinabihan si Kartatz ng kanyang ina na nagpakita siya pagkatapos ng 200 taon, at ang dahilan kung bakit hindi niya napuntahan ang kanyang mga anak. Nalaman din niya mula kay Kartatz na ang kanyang anak na si Maymay ay ang headmaster ng lokal na academy, at ang gusali nito ay nasa harap nila. Pagkatapos, inirehistro ni Kena ang sarili sa Union ng Adventurer, at nakahanap ng quest na nakadikit sa dingding. Agad niyang tinanggap ang quest na ito na humihiling ng potion. Kaya, mayroon na siyang potion na ito sa kanyang stock, ibinigay niya ito, kinumpleto ang guild quest, at tumatanggap ng 2 barya para dito. Paglabas niya roon, napahinto siya ng isang lalaking nakasuot ng baluti, na nagpakilala bilang Ageda, at ipinakilala rin ang isang batang babae na nagtatago sa likod niya bilang Lanti. Naisip ni Ageda si Kena na isang bihasang adventurer, at nakipagkasundo sa kanya sa kanyang quest ng nawawalang batang lalaki, at kalaunan ay umalis siya kasama si Lanti para gabayan siya tungkol sa kanilang target. Si Lanti ay tila isang mahiyain at mahinang tao na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang estudyante sa Royal Academy, at isang adventurer sa loob ng 1 taon. Nang malaman ang tungkol kay Kena, nagulat si Lanti tungkol sa isang elven royalty na nagtatrabaho bilang isang adventurer, ngunit sinabi sa kanya ni Kena na ang mga patakaran ay hindi pareho para sa lahat. Ipinaliwanag ni Lanti ang mga katangian ng batang lalaki, na may pulang buhok, at mas bata ito sa kanya. Nang walang pag-aaksaya ng oras, dinala siya ni Kena sa isang lugar kung saan sa tingin niya ay mahahanap niya siya. At nang makarating sila sa lugar, na tila isang makipot na kalye na may mga damit na nakasabit sa mga lubad sa itaas ng kanilang mga ulo. Nagulat sila sa ingay ng maraming tao na nakatingin sa itaas sa isang batang lalaki na may pulang buhok na sinusubukang hulihin ang isang kuting na nakasabit sa sampayan. At sinusubukang saluhin ang kuting, na dulas ang bata, ngunit mabilis na ginamit ni Kena ang kanyang floating spell upang iligtas ang bata mula sa pagkahulog. Ito ang batang lalaki na kanilang hinahanap, na lumabas na isang prinsipe pala. Pagkatapos ay muling nakipagkita ang bata sa kanyang 2 kaibigan, at tumakbo palayo nang malaman niyang hinahanap siya ni Lanti. Ginagamit niya ang kuting bilang pagtakas mula kay Lanti. Ito ay humantong sa paghabol ni Kena sa batang lalaki sa kabila ng ilog, na gumawa ng isang malaking eksena. Nahuli niya ang bata at ibinalik ito kay Ageda, na nagbibigay ng gantimpala sa kanya ng mabigat na presyo, na kinabibilangan ng 50% ng pusta na inilagay niya sa kanya habang sinusubukan niyang hulihin ang bata. Nagalit at naiinis ang bata at sinigawan sila, ngunit binuhat siya ni Ageda sa kanyang balikat at nagpaalam kay Kena.
Kalaunan sa gabi, bumalik si Kayna sa inn, at tinanggap siya ng innkeeper, nag-aalok sa kanya ng isang baso ng alak. Tuwang-tuwa ang innkeeper sa mga kwento ng palabas na ginawa niya sa ilog kanina, gaya ng narinig niya mula sa mga parokyano. Si Kayna ay malugod na binabati ng mga parokyano sa inn. Bilang paggalang sa kanila, hindi niya maitatanggi ang alak na inihandog nila at inumin ito lahat. Sa kabilang banda, magkasamang naghahapunan sina Maymay, Scargo, at Kartats habang ipinapalam sa kanila ni Kartats ang pagdating ng kanilang ina. Lahat sila ay nalulugod na malaman ang tungkol sa kanya at si Scargo ay nasa sabik, at iniisip ang tungkol sa pagtanggap sa kanya ng buong biyaya. Samantala, nakatanggap si Maymay ng potion mula sa isa sa mga estudyante ng kanyang asawa, at alam niya na ang potion na ito ay kagagawa ng kanyang ina. Sa umaga, nagising si Kayna at nakararanas muli ng hangover headache, at nangakong hindi na muling iinom ng alak. Habang siya ay lumalabas upang gumalagala, siya ay tinawag ng ilan sa mga taong bayan, ang ginang na tumawid sa ilog. Parang hindi niya gusto na tinatawag siya ng ganoon. Nang maglaon, binisita ni Kayna si Elena at si Arbiter. Tinukso ni Elena si Kayna sa pamamagitan ng pagsasabi ng parehong linya ng mga taong bayan, na labis na ikinadismaya niya. Tinanong siya ni Arbiter kung mayroon siyang ibang plano sa kanyang isipan para sa hinaharap, at sinabi niya sa kanilang dalawa na gusto niyang malaman ang tungkol sa iba pang mga tower tulad ng Silver Tower. Huminto si Elena para mag-isip, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang tungkol sa isa na matatagpuan sa isang lawa sa hilaga sa Helzberg, ngunit sinasabi ng mga tao na walang makakapasok doon. Sa lahat ng impormasyong ito sa isip, hinihiling niya ang dalawa na makaalam pa para sa anumang impormasyon tungkol sa iba pang mga tower. Nang maglaon, sa Union ng Adventurer, nakatanggap si Kayna ng isang tawag mula sa Royal Academy. Kung saan, iniisip ni Kayna na sa pamamagitan nito ay maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makita si Maymay at masayang tanggapin ito. Sa Academy, si Kayna ay inihatid ni Lanti sa opisina ni Maymay. At sa kanilang paglalakbay, hindi niya mapigil ang purihin si Kayna sa kanyang katapangan. Pagpasok nila sa opisina, tinawag ni Maymay ang kanyang ina at agad itong sinalubong ng mga yakap at naging emosyonal habang nakayakap sa kanyang ina. Kinurot ni Kayna si Maymay para makawala ito sa mahigpit na pagkakahawak nito. Sa panunood nito, laking gulat ni Lanti na siya ang ina ng kanyang administrator na si Maymay. Natigilan si Kayna sa kanyang pagkagulat, at inutusan si Maymay na huwag kumilos tulad ng isang hangal na babae kapag siya ay nasa posisyon ng isang administrator. Matapos ipaalam ni Maymay kay Lanti na iwan muna sila sa kanyang opisina, ipinakilala niya si Kayna kay Lopez Harvey, asawa ni Maymay, at ang propesor ng alchemy sa academy. Mahirap para sa kanya na paniwalaan na si Kayna ang ina ni Maymay, ngunit sa huli ay tinanggap niya ang katotohanan ito. Pagkatapos ng formal na pagkilala sa isa't isa, ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit niya ito pinatawag. Ito ay dahil sa kanyang pag-usisa tungkol sa potion na isinumite niya para sa Adventurer's Guild quest. Sinabi niya sa kanya na ang potion na ito ay isinumite ng isa sa kanyang mga estudyante na nakakuha nito mula kay Kayna. Ipinaliwanag ni Lopez na ang potion na ito ay isang artifact level potion na nilikha ng isang paraan na wala na ngayon. Hiniling nila kay Kayna na magbigay ng isang demonstrasyon tungkol sa paggawa ng potion na ito sa kanilang klase. Pumasok siya sa klase at mabilis na gumawa ng potion muli mula sa kanyang mahika, na ikinagulat ng lahat, hindi kasama si Maymay. Agad na umalis si Kayna sa klase pagkatapos nito, at lumabas para hanapin ang kanyang bagong adventure quest. Pagkatapos, sa Adventurer's Guild, tinanggap ni Kayna ang isang pakikipagsapalaran upang mahuli ang isang multo sa isang pinagmumultuhan na coliseum para sa 8 barya na reward, at higit na natututo tungkol sa quest mula sa guild receptionist. Sinusubukan ng receptionist na balaan siya na sinubukan din ito ng ibang mga adventurer at nabigo, ngunit sigurado siyang gagawin ito. Pagkatapos ay bumisita siya sa coliseum, na hindi alam ang isang hindi inanyayahan na panauhin, ang maliit na pulang buhok na batang lalaki na nahuli niya kanina, na sinusundan ng kanyang landas. Pumasok siya sa Coliseum, at nakipag-usap sa tagabantay nito na manatili doon ng 2 hanggang 3 araw para hulihin ang multo. Tinanong niya ang AI key tungkol sa kasaysayan ng Coliseum na ito, at pagkatapos ay naglabas ng Eternal Flame Sword mula sa kahon ng kanyang item. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang isang asong may 3 ulo, ang Sirbos, upang magpatrolya sa lugar. Sinimulan niya ang apoy sa kampo upang ihanda ang kanyang pagkain, at habang sinisimulan niya ang apoy sa kampo at nagluluto ng karne, at nang kakainin na niya ito, nakuha ng Sirbos ang bata at dinala sa kanya.
Inaanyayahan siya ni Kayna at nasisiyahan siyang kumain ng karne kasama niya. Ipinaliwanag ni Primo na sinusundan niya siya para malaman ang tunay niyang pagkatao, at iniisip niya ang paglalakad sa ilog, ang kaugnayan niya kina Scargo, Maymay, at Kartats, at kung paano iginagalang ni Lanti ang kanyang relasyon. Ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi normal. Naiintindihan ni Kayna ang kanyang pagkamausisa, at ibinigay sa Sir Boss ang pamamahala sa pagbabantay sa kanya. Pagsapit ng gabi, natapos ang paghihintay ni Kayna sa multo, at sa wakas ay lumitaw ito. Nang lumitaw ang multo ay mukhang hindi ito napansin ng Sir Boss, at pagkatapos ay nagsimulang lumiwanag ang Guardian Ring ni Kayna. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang lugar na ito ay talagang isang Guardian Tower, at ang multo ay hindi ang aktwal na multo. Ginagamit ni Kayna ang kanyang singsing para dalhin ang sarili sa isang tore. Sa loob ng tore, lumilitaw siya sa isang maliit na silid na hugis simboryo, at sa gitna nito, mayroong isang lantang puno na nakatanim sa isang pedestal. Naaawa si Kayna sa puno, at binuhay ito ng kanyang mga magic point, na nagpapaliwanag sa buong silid at nagpapalit ng mga dingding sa isang maaraw na araw. Lumilitaw ang multo sa harap ni Kayna sa tunay nitong anyo bilang guardian ng tore na ito. Binati niya ito at pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ang tungkol sa numero ng tower na ito, at tungkol sa may-ari nito, si Kyotaro. Nang tanungin ang pangalan ni Kayna, ipinakilala niya ang kanyang sarili, at nagtanong tungkol sa dating may-ari ng tore na si Kyotaro. Sinabi ng guardian na hindi pa siya bumabalik, at bago siya umalis, sinabi niya na ang kanyang pangarap ay tapos na. Ang guardian ay sa makatuwid ay naghihintay ng 200 taon para sa kanyang pagbabalik. Higit pa rito, sinabi niya sa kanya na mayroon na lamang 12 skill masters na natitira, ngunit natatandaan ni Kayna na 13 na sila. Biglang napagtanto ni Kayna na hindi siya kasama, dahil natalo siya sa laban ng kanyang buhay sa totoong mundo. Nauunawaan din niya ang katotohanan na malamang na natapos ang serbisyo ng online game ng Leia Doll pagkatapos niyang mamatay, at dahil nasa hinaharap na siya, maaaring umalis na ang lahat ng iba pang manlalaro ng laro. Pagkatapos, ipinaliwanag sa kanya ng guardian ang tungkol sa kanyang pagmumulto sa Coliseum bilang isang paraan ng pagkuha ng atensyon ng isa pang guardian ring na naramdaman niya ilang araw na ang nakakaraan. Sa pamamagitan nito, ipinagkaloob sa kanya ng guardian ang singsing sa tore nito, at ibinalita sa kanya ang bagong amo nito. Inutusan siya ni Kayna na huwag nang abalahin ang mga taong gumagamit ng Coliseum, at sinabi niya sa kanya na bibisitahin siya nito pagkatapos ng ilang sandali. Samantala, hinanap ng mga escort ang kanilang batang master. Si Kayna ay nasa kalungkutan ng pagiging huling manlalaro na natitira sa laro. Buong araw siyang nananatili sa kanyang kama, at hindi lumalabas ng 2 araw. Nang marinig mula kay Ageda na hindi siya lumalabas sa kanyang silid sa nakalipas na 2 araw, isang nag-aalala na si Scargo, bilang mama's boy, ay nagmamadaling tumulong sa kanyang ina. Nang makita siya ni Kayna, nakita niyang kakaiba siya at nakakainis, at sinuntok ang mukha niya mula sa ibaba, at napadpad siya sa kisame. Nilagyan ni Kayna ng isolation barrier ang kanyang sarili at pumasok muli sa kanyang kumot. Pagkatapos ay dumating si Maymay. Sa tulong ng kanyang mga nasasakupan, inalis si Scargo sa kanila. Sina Kartats, Maymay, at Scargo ay nagkikita-kita sa opisina ni Scargo na nag-iisip at balisa. Pinag-uusapan nila ang mga bagay tungkol sa kanilang ina, ang pag-isolate ni Kayna sa barrier. Sa pag-uusap na ito, napagtanto ni Scargo kung bakit niya siya sinaktan dahil nakita niyang nakakaawa ang hitsura nito. Sa makatuwid, binago ni Scargo ang kanyang kasuotan sa isang pangunahing puting kasuotan, at umaasa na makita ang kanyang ina upang mabawi ang kanyang nakaraang pagkakamali. Habang si Maymay ay lalong naiirita sa kanya, umalis si Kartat sa silid upang payagan si Maymay na bugbugin si Scargo, at nagpa siya na bisitahin ang kanyang ina. Sa kanyang paglalakbay, nakita siya ni Kartats na kumakain ng tuhog na karne sa isang stall, at ipinakita ang kanyang pag-aalala tungkol sa kanyang kapakanan. Maya-maya, umupo ang dalawa sa isang bench at nag-usap. Sinabi sa kanya ni Kayna na pumasok si Scargo sa kanyang silid kagabi, at dapat niyang baguhin ang kanyang pag-uugali. Sa palagay niya ay kailangang parusahan at pag-alitan si Scargo, ngunit pinipigilan ni Kartats ang ideya dahil sa kanyang posisyon bilang isang mataas na pari, at ang gawaing ginawa niya para sa kanyang mga tao. Ipinaalam niya kay Kayna ang kanyang maling paghatol, at humingi siya ng paumanhin kay Kartats sa pag-iwan sa kanila sa foster care. Pagkatapos, binisita rin nila sina Scargo at Maymay, na nag-aaway pa rin, at si Kayna ay nakaisip ng ideya na pigilan sila gamit ang isang pampasabog na potion.
Nang magkaayos na ang dalawa, umupo si Kayna sa harap nila at humingi ng tawad kina Maymay at Scargo. Medyo kinakabahan sila dahil hindi nila inaasahan ang ganoong pag-uugali mula sa kanya. Ipinagpatuloy ni Kayna ang kanyang paghingi ng tawad, inamin ang kanyang pagkabigo bilang isang magulang at ang kanyang mga anak ay humihingi ng paumanhin sa kanya bilang kapalit. Nang maglaon, sinabi ni Kayna na mayroon siyang dapat pag-usapan kina Scargo at Maymay na may apoy sa kanyang mga mata. Naramdaman ang sitwasyong ito, mabilis na lumabas si Kartat sa eksena at sinaway sila ni Kayna dahil sa kanilang laban mula kanina, at pinagbabawalan silang gumamit ng labis na mahika para sa kanilang sariling paraan. Pagkatapos, sa inn, binisita ni Elena si Kayna upang ipaalam sa kanya na ang kanyang caravan ay may mga tindahan sa hilagang bahagi ng bansa, sa Hellspur, at upang maabot ang Hellspur, kailangan nilang tumawid sa isang malaking ilog at harapin ang napakaraming panganib sa kanilang paglalakbay. Nag-aalok si Elena na kunin siya bilang bodyguard para sa paglalakbay na ito dahil sa mapanganib na paglalakbay na dapat gawin upang marating ang destinasyon. Ang pinakamalaking hamon ay labanan ang mga bandido na tila umaatake sa mga tao sa ruta pagkatapos manirahan sa isang kalapit na ruin. Dahil walang masyadong gagawin sa buhay si Kayna ngayon, nagpasya siyang sumama sa kanila. Sa araw ng kanyang paglalakbay, sina Maymay, Kartats, at Lanti ay nagpaalam sa kanya habang si Scargo ay hindi nakarating dahil sa isang mahalagang pulong na kailangan niyang dumalo. Naisip ni Kayna na mas mabuti kung hindi siya makakapunta dahil sigurado siyang gagawa ito ng malaking eksena sa kanya. Bago siya umalis, hiniling ni Maymay sa kanyang ina na maghatid ng mensahe para sa kanya sa isang nagngangalang Carrick. Siya ang may-ari ng tindahan na pinapatakbo ng Sekaya sa Hellspur. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay, at patungo sa kanilang destinasyon, narating nila ang Egypt River, kung saan nasira ang tulay na tumulong sa pagtawid dito dahil sa baha. Kaya, lahat sila ay tumitingin kay Kayna para tulungan sila. Sa halip na gumamit ng levitation spell, gumamit si Kayna ng spell na nagpapahintulot sa mga caravan na tumawid sa ilog. Gayunpaman, sa gitna ng ilog, siya ay inaatake ng isang halimaw, at isa sa mga kabayo ng caravan ay nawala sa proseso. Tinatakot din ito si Kayna nang makarating siya sa dalampasigan. Dahil kulang ng isa pang kabayo para hilahin ang chariot, tinawag ni Kayna ang kanyang pamilyar na centaur at sirbos. Sa kabilang banda, tumanggi ang mga mangangabayo sa caravan na tumulong ang dalawa sa paghila ng mga bagon, dahil matatakot nila ang iba pang mga kabayo. Samantala, parehong gusto din ng centaur at sirbos ang magbantay na lang kaysa sa tagahila ng cart. Kaya ipinatawag ni Kayna ang isang pulang-pula na baboy na nagngangalang Lilpi upang hilahin ang bagon, at nagpatuloy sila sa paghakbang. Sa kanilang paglalakbay, ang AI key ay nagbabala kay Kayna tungkol sa ilang panganib. Bago siya makarating sa checkpoint, nakita nila ang isang lalaking nakaitim na balabal na may hawak na magic wand. Mukhang siya ang pinuno ng mga bandidong narinig nila. Ang caravan ay tinambangan ng mga bandido. Si Kayna ay nagpadala sa sirbos at centaur upang harapin ang iba pang mga bandido na nagtatago sa gubat. Ang sirbos na pinangalan ng Serverwolf, at ang centaur na pinangalan ng Heigl, ay masiglang humarap sa karamihan ng mga bandido. Nang makita ang kanyang sarili na natatalo, inatake ng pangunahing bandido si Kayna gamit ang isang malaking mahiwagang fireball, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay napunta sa walang kabuluhan, at pinamamahalaan niya itong ilihis at nagpaputok pabalik gamit ang isang ice arrow. Iyon ay nagpayelo sa kanya at pagkatapos ay ang yelong ito ay nabasag sa maraming maliliit na piraso. Sa kabila ng pagiging masamang tao ng bandido, nagkasala pa rin si Kayna tungkol sa pagtapos ng isang tao sa unang pagkakataon. Si Kayna at ang iba pa ay nagkakampo sa isang lugar, at nakaupo sa palibot ng apoy sa kampo, pinag-uusapan ang kanilang pakikipagtagpo sa mga bandido. Sinuri din ni Kayna ang staff, at nalaman na maaari siyang maglabas ng 7 pang spells at dapat ibenta ang mga ito para sa higit pang kita. Gayunpaman, walang gustong gawin si Elena dito, at mas gugustuhin niyang ibigay ito kay Arbiter, nakabahagi ng opinyon ni Elena. Pagkatapos ay nag-aalok si Kayna na lumikha ng bago na may 30 spells, ngunit ang dalawa sa kanila ay tumanggi. Ang iba ay natatawa tungkol sa pagkakaroon ni Kayna sa kanilang panig, kung hindi, ang mga bagay ay lubhang nakamamatay para sa kanila. Si Kayna ay puno ng passion, at may positibong diskarte sa buhay gaya ng dati. Pagdating sa Royal Capital, sa Hellspur, hinahangaan ni Kayna ang mga windmill sa kabisera. Sinabi sa kanya ni Elena na ang lungsod na ito ay tinatawag ding lungsod ng mga windmill, at higit na natututo tungkol sa windmill, at ang mga function nito ay tumutulong sa pagbibigay ng tubig sa lungsod.
Ang isa pang bagay na napansin ni Kena ay isang Eastern style na kastilyo sa lungsod, kung saan ang lungsod ay pinaghalong dalawang magkaibang kultura. Nagtungo ang dalawa sa tindahan ng Sakaya, at nagulat si Elena na wala siyang alam tungkol kay Carrick. Gayunpaman, sinabi ni Kena na dapat lamang niyang ihatid ang liham. Ito ang nagdulak kay Elena na sabihin na siya ang unang taong nakilala niya na hindi nakakakilala kay Carrick, at nagpatuloy sa pagpapaliwanag sa kanyang sikat na merchant. Napagpasyahan ni Kena na siya ang pinuno ng isang pangkalahatang trading company, at sinabi ni Elena na ang kanyang caravan ay madalas na umaasa sa kumpanyang ito. Sa Sakaya, ang unang napapansin ni Kena ay ang silangan na nagtatagpo ng kulturang istilong kanluran ng tindahan dahil sa bubong nito na sa tingin niya ay kakaiba. Pagkatapos ay sinalubong sila ng isang elf na may itim na buhok na lumabas sa malapit na tolda. Binati ni Elena ang lalaki, at ipinaalam sa elf na mayroon silang sulat para kay Carrick mula sa Felskalo. Matapos basahin ang sulat, nagpanik ang itim na buhok na elf, at tumakbo pabalik sa tent na pinanggalingan niya. Pagkaraan, sa loob ng Sakaya, sa wakas ay nakita ng dalawa si Carrick. Pagkatapos ng maikling pag-uusap nila ni Elena, yumuko si Carrick kay Kena, na nagdulot ng panandali ang pagkabigla sa pagitan ni Kena at Elena. Pagkatapos ay formal na binati ni Carrick si Kena bilang kanyang lola. Ipinaliwanag ni Carrick na siya ay anak ni Maymay. Nag-overreact siya at nagiging masigasig tulad ng iba at nag-aalok sa kanya ng marangyang tirahan. Naiinis talaga siya sa kanya at tumanggi, pagbabayaran daw ni Maymay ang panluloko niya. Sa paniniwalang nasaktan niya ang kanyang lola, tiniyak ni Kena kay Carrick na hindi siya ang may gawa. Sinabi niya sa kanya na mas gusto niya ang mga normal kaysa sa kanyang mga luxury room. Sa pag-alis nila sa lugar, bumalik ang dalawa sa kanilang inn, at nakita si Arbiter, Kennison, at isang Elven Knight na sinamahan ng isang pares ng mga gwardya. Tinatanong sila tungkol sa mga bandidong nakaharap nila sa checkpoint, at hiniling na kunin ang fire staff na pagmamay-ari ng bandido. Dahil ayos lang si Elena dito, hiniling ng Elven Knight na umalis ang dalawang kabalyero. Nang ginawa nila, yumuko siya kay Kena at humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang nakababatang kapatid, at tinawag ang kanyang lola. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Karina, ang nakatatandang kambal na kapatid ni Carrick. Napansin ni Kena na nakakausap niya si Carrick sa pamamagitan ng telepathy. Sinabi sa kanya ni Karina na natuto din siya sa kanyang ina. Minsan sinabi sa kanya ni Maymay na kapag nagalit si Kena, maaari niyang durugan kahit ang kanyang mga kamag-anak at gawing paste ang mga ito. Sinaktan nito si Kena, at sa kabila ng pagtanggi sa kwento, pinaniniwalaan ito ni Arbiter at Elena. Pagkatapos ay dinagdagan ito ni Kennison sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng komento. Na-trigger nito si Kena, at naging dahilan upang lumikha siya ng isang higanting snowball at ihagis ito sa lahat. Sa ibang lugar, isang nalulumbay na Maymay ang nagpaalam kay Scargo tungkol sa mapaminsalang unang pagkikita ng kanyang mga anak kay Kena. Tiniyak ni Scargo kay Maymay na hihingi siya ng tawad sa kanilang ina sa tabi niya sa kanyang pagbabalik, na ikinagaan ang loob ni Maymay sa narinig. Nang maglaon, sa Adventurers Guild, nalaman ni Kena ang tungkol sa isang tore sa lawa mula sa dalawang adventurer, at nalaman na tinatawag itong Crescent Moon Castle. Bukod dito, ito ay kasalukuyang tinitirhan ng mga tulisan. Bakit tinawag itong Crescent Moon Castle? Dahil ang Crescent Moon Castle ay kumikinang sa gabi. Sa wakas, may alingaungaw ng isang malaking kayamanan sa kastilyo, ngunit ang mga matatandang iskolar ay nagsasabi na ito ay nasa isang lugar na tinatawag na bulwagan ng Guardian, at kinatatakutan ng marami. Sa bagong impormasyong ito, pinasalamatan ni Kena ang dalawang adventurer at umalis. Iniisip ng isa sa mga adventurer na nakita na niya si Kena sa isang lugar noon, habang ang isa naman, isang babae na sinabihan na sobra ang pagkalalaki. Sa labas ng guild, nakipag-usap si Kena kay Ki tungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, at nagpa siya na makipag-usap kay Carrick tungkol sa higit pang impormasyon tungkol sa Crescent Moon Castle. Sa Sakaya, humingi ng paumanhin si Kena kay Carrick, ngunit natatakot siyang mapunit siya ni Kena mula sa paa, at sinabi sa kanya na narinig niya ito mula sa kanyang ina. Pinapahatid siya ni Kena ng isang nakakatakot na telepatikong mensahe kay Maymay. Ang paksa ng mensahe ay ang pagpili ni Maymay kung paano siya paparusahan. Pagkatapos ay binago niya ang paksa sa Crescent Moon Castle, na pinaniniwalaan ni Kena na isang Guardian Tower. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Carrick na ang lahat ng 13 tore ay mga pagpapala ng mga Diyos.
Napansin ni Carrick ang kanyang interes sa paggalugad sa lugar, at sinubukang pigilan si Kana na gawin ito, dahil ito ay kasalukuyang tinitirha ng mga bandido. Sa kabilang banda, tiwala si Kana sa kanyang kakayahang pangasiwaan ang lahat kung kinakailangan. Hinihiling din niya na ilihim ang buong pangyayari dahil mawawala ng mukha ang Royal Knights kapag kumalat ang chismis na pinabagsak ng batang babae ang isang banda ng mga bandido. Sinabi sa kanya ni Kana na kung hindi niya gigisinggan ang tagapangalaga ng Tore, ito ay mawawasak. Pagkatapos ay ipinaalam ni Carrick kay Kana ang kuta na matatagpuan sa harap ng lawa, at ang kanyang kapatid na si Karina ay umalis upang pumunta doon ilang araw na ang nakalipas, at hiniling niya sa kanya na payagan siyang dumaan doon. Siyempre, ito ay magiging sa ilalim ng pagkukunwari ng paghahatid ng mga supply sa kanila, na nagdulot ng isang nakakatawang sandali sa pagitan nila. Nakahinga ng maluwag ang nakababatang elf na may itim na buhok, nagpapasalamat na hindi na muling nagdulot ng eksena ang kanyang lola. Nang gabing iyon, ipinaalam ni Kana kay Arbiter at Elena ang sitwasyon tungkol sa Crescent Moon Castle. Naiintindihan nila at tiwala silang magiging maayos siya. Kinabukasan, tumungo si Kana sa bantay, at sa sandaling mawala na siya sa paningin ng lungsod, ipinatawag niya si Veldo Cancer para sa kanyang chariot, at makasakay siya sa likod nito. Pagsapit ng takip silim, dumating si Kana sa fortress at sinalubong siya ni Karina, na namangha sa bilis niyang narating ang fortress. Tumatagal ng isang average ng 3 araw upang makarating doon mula sa kabisera. Bago o matuloy ang kanilang pag-uusap, biglang pumasok sa silid ang isang kabalyero upang ipaalam sa kanila na siyam na rock golem ang umaatake sa fortress. Umalis si Karina upang harapin ang mga mananakop na golem habang si Kana ay nag-iisip kung dapat ba siyang makisali kahit na ayaw niyang bigyang pansin ang kanyang sarili. Sa labas, ang mga stone golems ay pumasok sa fortress habang pinag-iisipan ni Karina ang mga hamak na underarm knights na nasa ilalim niya, at kung paano sila hindi sapat para protektahan ang kabisera. Gayunpaman, determinado si Karina na protektahan ang fortress ng buong lakas, gayon din ang mga kabalyero na naglilingkod sa kanya. Binuksan ni Karina at ng kanyang knights ang front gate sa fortress at harapin ang rock golems, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay napatunayang walang saysay laban sa kanilang mga rocky na kalaban. Dahil hindi sila kayang saktan ng mga espada, ginamit niya ang kanyang fireblade at inatake ang isa sa mga golem, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Lahat sila ay natakot at nag-aalala, at naisip ni Karina na patakasin sila. Si Kana kasabay ng kanyang magiting na pagpasok, dahan-daang pumalakpak sa katapangan ni Karina at ng kanyang mga knights, ay pumasok sa eksena at inaangkin na siya na ang bahala sa iba. Pinupuri ni Kana ang mga kakayahan ni Karina, ngunit pagkatapos ay mabilis na natalo ang mga umaatakeng golem gamit ang kanyang mahiwagang kakayahan. Kinagamit muna niya ang spell Zamser Blade para putulin ang isang golem sa dalawa, at pagkatapos, ginamit niya ang mga spell na Angaboa upang bumuo ng malalaking fireball na lumilipad sa langit, at pagkatapos ay bumagsak sa lahat ng golem, sinisira silang lahat sa isang shot. Nang natalo ang mga golem, ang mga sugatang sundalo na pinagaling ni Kana, na nagmula sa fortress upang alamin kung ano ang nangyari. Nagpapasalamat si Karina kay Kana sa pagligtas sa lahat, at pagkatapos ay humingi ng paumanhin para sa kanyang kawalan ng kakayahan. Sa kabilang banda, pinupuri muli ni Kana si Karina at pinayuhan siya na ang paggamit ng kanyang espada ay isang paraan para mag-spell ng fireball ay masyadong mapanganib para sa kanya sa mga naturang laban, at masyado itong nakauubos ng kanyang mga magic point. Habang tumitingin si Kana sa abot-tanaw sa sunset, iminumungkahi niya kay Karina at sa kanyang mga sundalo na kolektahin ang mga loot sa golem, at alagaan ang kanyang mga gamit habang papunta siya sa Crescent Moon Castle. Noong gabing iyon sa open field, pinag-iisipan ni Kana ang mga antas ng mga golem, at nalaman mula sa AIK na ang 8 sa mga golem ay nasa level 43, at ang isa ay nasa level 172. Sa paghihinalang may manlalaro sa mundong iyon, sinabi ng Ki kay Kana na ang salarin ay malamang na isang demi-human, at naniniwala si Kana na ang manlalaro ay isang batikang manlalaro dito. Sa opinyon ng Ki, tinatantya nila na ang player ay nasa level 430, na inaasahan ni Kana na matugunan sa lalong madaling panahon. Pagdating sa kastilyo ng Crescent Moon kinaumagahan, mabilis na dinaig ni Kana ang gang ng bandido gamit ang kanyang summoning magic, ang Brown Dragons. Lumilitaw ang pinuno ng Love Rogue Bandits at tumpak ang assumption ng Ki sa level ng leader matapos e-appraise ni Kana ang boss para malaman ang kanyang pangalan at level. Gayun din, kinikilala ni Kana ang baluti at napagtanto na mayroon itong kakayahang ganap na ipawalang bisa ang mahika. Ang parehong sina Kana at Love Rogue ay napunta sa isang moral na debate tungkol sa mundo ng laro.
Nang makitang wala siyang argumento kay Love Rogue, na nag-iisip na ito ay isang laro lamang, hindi isang katotohanan, at maaari niyang alisin ang sinuman, habang nais niyang i-upgrade ang kanyang antas. Ipinatawag ni Kena ang kanyang staff at inilipat ang kanyang mga aktibong kakayahan upang labanan ang bandit. Una niyang ginamit ang kanyang mahika para maghukay ng butas sa lupa kung saan nakatayo si Love Rogue. Pagkatapos niyang mahulog dito, ginamit niya ang tubig dagat at ibinuhos ito sa butas gamit ang mahika, at sa dulo, gumamit siya ng kidlat para makuryente siya. Matapos talunin si Love Rogue, na talagang isa pang manlalaro ng Leia doll, at bata pa, na sinasamantala ang kawalan ng mga admin ng laro upang gumawa ng kalituhan sa kanyang kagustuhan. Ang kanyang pagkatalo kay Kena ay nagturo sa kanya ng kanyang aral, at siya ay nagsimulang umiyak. Nang malapit nang tapusin ni Kena si Love Rogue, pinigilan siya ni Karina sa pamamagitan ng pagpapaputok ng arrow na naiwasan ni Kena. Matapos i-recall ang kanyang mga brown dragon, hinihiling niyang malaman kung bakit pinigilan siya ni Karina na tapusin si Love Rogue. Pagkatapos ay hiniling ni Karina sa kanyang lola na payagan siya kasama kanyang knights na makuha si Love Rogue, at humarap sa paglilitis sa Hellspur. Sa kabila ng mga pagtutol ni Kena, pinahintulutan niya si Karina na hulihin si Love Rogue, ngunit naglalagay ng punishment bracer sa kanyang leeg upang bawasan ang kanyang stats ng 90% na napagtanto na si Kena ay isang limit breaker. Natutuwa si Kena na naiintindihan ni Love Rogue ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila. Binalaan din niya si Karina na baka may isa pang manlalaro dyan na maaaring magtanggal ng collar na inilagay niya sa bandit. Bilang karagdagan, nagbabala si Kena na wala siyang ideya kung anong mga item ang mayroon si Love Rogue sa kanyang kahon, at dapat silang mag-ingat. Kasunod ng payo ni Kena, pinangunahan ni Karina at ng kanyang mga knights ang nag-aatubili na si Love Rogue palayo sa site. Kinumpirma ni Kena na ang kastilyo ay talagang isang guardian tower, at tumungo sa kastilyo. Sa loob ng sira-sirang castle, nakita ni Kena ang isang bungo na may koronang nakalagay sa trono. Ibinigay ni Kena sa bungo ang ilan sa kanyang MP, ngunit wala itong nagawa. Kaya't binigay niya sa trono ang ilan sa kanyang MP, na nagpapasigla sa Skeleton Guardian. Nalaman ni Kena mula sa magarbong Skeletal Guard na ang Guardian Tower na ito ay pag-aari ni Opos, isang kapwa Master of Skills at ang kanyang dating mentor sa laro. Hindi gusto ni Kena ang kastilyo at nakahiga sa sahig, nagbubulungan tungkol dito. Ibinigay ng Guardian kay Kena ang susi, singsing, at aklat mula sa tore, na nagpapaliwanag na inaasahan ng kanyang dating master na darating siya roon. Pagkabukas ng libro, nagulat si Kena sa nasa loob. Sa loob ng libro ay isang pamilyar na hindi nakapagsasalita na fairy na siya lang ang nakakakita. Bago siya umalis, iniaalok ni Kena sa Guardian ang kanyang MP sa tuwing kailangan niya ito. Kung saan ang Guardian, kasama ang kanyang mapagmataas na maharlikang saloobin gaya ng dati, ay sumasang-ayon sa alok. Pagkatapos, bumalik si Kena sa lugar ng kanyang apo, sa Sekaya, at pinasalamatan siya ng kanyang mga apo sa paghuli kay Love Rogue. Sinabi nila kay Kena na sinunod nila ang kanyang payo, at ikinulong siya sa pinakamalalim at pinakaligtas na piitan. Pagkatapos ay nakatanggap si Kena ng malaking gantimpala mula sa kanyang mga apo, na inialok ng mga tao bilang kanyang gantimpala para sa pag-aalis ng banta ng bandido, at ipinahayag na ang kanyang pangalan ay hindi inilabas upang mapanatili na maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay tinanong niya si Karina kung saan niya natutunan ang kasanayan sa Fireball Sword, na sinasabi niyang sinubukan niyang kopyahin mula sa ibang tao na nakita niyang gumagamit nito. Naniniwala si Kena na ang tao ay malamang na isa pang manlalaro, at inihayag ang pangalan ng kasanayan, at kung anong uri ng armas ang kailangan upang magamit ito. Nais itong matutunan ni Karina mula sa kanyang lola, ngunit tumanggi siya, sinabi na kailangan munang pumasa si Karina sa mga pagsubok sa tore upang makakuha ng kasanayan. Naisip ni Karina na makapasa sa pagsubok sa Crescent Moon Tower, ngunit pinagbawalan siya ni Kena na tumuntong sa kastilyong iyon dahil napapaligiran ito ng mga mapanganib na nilalang na maaaring makapinsala sa kanya. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Carrick si Kena para sa lahat ng kanyang nagawa, at tinanong siya kung gusto niyang maglakbay pabalik sa Foskelyo, dahil tapos na ang kanyang negosyo kay Elena. Inihayag ni Kena na maaari siyang agad na mag-teleport sa Foskelyo kung saan niya sila ipinarehistro. Ngunit sa sandaling makabalik sila sa Foskelyo, may malaking sorpresa siya kay Maymay. Excited si Kena na pagmasdan ang mukha ni Maymay kung kailan niya ibibigay ang parusa sa panloloko sa kanya. Si Kena ay nakasakay sa kanyang bagon pabalik sa bayan. Nakasakay siya kasama ang kanyang anak na si Kartats, na nag-ayos ng tulay na kanilang tinatahak, na patungo sa bayan.
Ipinaalam sa kanya ni Cortats na natanggap siya upang ayusin ang tulay na ito matapos talunin ang mga bandido sa kanilang paligid at naging ligtas ang landas na ito. Tinanong din niya siya kung ang bandido na nahuli ng mga False Claw Knight ay talagang nahuli niya o hindi. Inamin ni Kena na siya ang nasa likod ng lahat ng ito at binalingan niya ang pinuno ng bandido dahil ayaw niya ng atensyon. Binanggit din ni Kena na parurusahan niya si Maymay sa pagbabalik doon at talagang humanga siya kina Kerek at Karina. Nang marinig ito, ipinagdasal ni Cortats ang kanyang kapatid na babae at iniisip kung ano ang nagbabago sa saloobin ng kanyang ina sa mga anak ni Maymay. Sa False Claw, nang sa wakas ay bumalik na sila, binayaran ni Arbiter at Elena si Kena ng kanyang reward money pagkatapos ng kanyang matagumpay na misyon. Nang maglaon, nagtungo si Kena sa Adventurers Guild na may isang maliit na diwata na nakaupo sa kanyang balikat. Sa guild, nagpa siya si Kena sa isang quest na nagsasaad na makuha ang karne ng may sungay na oso sa isang lugar. Iniisip ni Kena ang kakaibang lugar na pinangalan ng Black White-tailed Rabbit kung saan nagmula ang quest. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa lugar na ito ay isang restaurant na madalas puntahan ng kanyang mga anak. Nang siya ay lumalabas sa guild, isang kabalyero ang nagmamasid sa kanya at nakikipag-usap sa kanyang sarili na maaaring siya rin ang babaeng tumawid sa ilog. Paglabas niya, nilapitan siya ni Lanti kasama ang isang babae na nagngangalang Mai. Siya ay formal na nagpapakilala sa sarili, at sa paghusga sa kanyang pagkatao, nahulaan ni Kena na maaaring siya ay isang prinsesa. Kiniling nila kay Kena na maging personal bodyguard ni Mai sandali, at bagamat nalaman ni Kena na siya ay isang tumatakas na prinsesa, tinatanggap pa rin niya ang kanilang kahilingan. Pagkatapos, inanyayahan ni Kena ang dalawa na sumama sa kanya sa kanyang quest na tinanggap niya kamakailan. Iminumungkahi din ni Kena sa kanila na magiging mas mahirap para sa mga tao na hulaan ang kanyang kinaroroonan kung mananatili siya sa labas ng bayan habang sinasamahan siya sa kanyang quest. Sa gabi, nakarating sila sa kagubatan kung saan naruroon ang target ng quest. Pinagluluto sila ni Kena ng hapunan at nakitang napakasarap nito. Sina Lanti at Mai ay nasisiyahan din sa isang simpleng hapunan kasama si Kena habang sila ay natatakot sa Cerberus na nakatayo sa likod ni Kena at nagbabantay sa kanila. Pagkatapos niyang kumain, sinabi niya sa dalawa ang tungkol sa kanyang quest. Nagtungo siya sa malalim na kagubatan, at iniwan sila sa ilalim ng bantay ni Cerberus. Ilang sandali pa, isang pagsabog ang narinig at nararamdaman ng lahat. Sa sandaling marinig ni Mai at Lanti ang pagsabog, lumabas sila upang malaman ang tungkol dito at hanapin din si Kena. Pagkatapos, nalaman nila na ginagamit ni Kena ang kanyang mahika upang lumikha ng isang mainit na paligwan sa pamamagitan ng paggamit ng tubig mula sa kalapit na lawa. Inalis ni Kena ang kanyang mga damit upang makalusot sa tubig at ang isa ay sumunod sa kanya. Habang tinatamasa nila ang pribilehyong ito, hindi sinasadya ni Mai nasabihin ang kanyang pagmamahal kay Scargo, at bilang tugon, hindi sinasadyang isiniwalat din ni Lanti ang tungkol sa pagiging prinsesa ni Mai. Sa kabila ng galit, namumula si Kena at ngumiti sa kanila. Nagulat si Mai sa katapangan ni Kena nang sabihin niyang ang pagmamahal sa isang tao ay isang magandang pakiramdam, at hindi siya tutol sa relasyon ni Mai sa kanyang anak. Pagkatapos, ipinatawag sa kanya ni Kena ang kanyang puting dragon. Ipinakita niya kung gaano siya kamo kay Lanti at Mai. Niyakap nila ang malambot at mainit na balahibo ng puting dragon, at pinag-uusapan ang pinuno ng kabalyero, binanggit na mayroong isang dragon na nagpo-protekta sa isang sinaunang tore sa isang lugar. Sinabi rin nila kay Kena ang tungkol sa pinuno ng kabalyero na isa ring dragoid, kaya naisip ni Kena na maaaring isa rin siya sa mga manlalaro. Pagkatapos ay pinag-uusapan nila ang tungkol kay Primo at kung paano nakakalakad si Kena sa tubig, hiniling ni Mai na matutunan ito, ngunit itinuring ni Kena na imposible para sa isang tulad niya. Sinabi sa kanya ni Kena na kung gusto ni Mai na gawin iyon, kailangan muna niyang kumpletuhin ang isang pagsubok sa labanan, ngunit parehong alam ni Lanti at Mai na imposibleng matalo nila si Kena, at tumanggi sila. Kinaumagahan, pinabagsak ni Kena ang isang may sungay na oso na parang wala lang, habang nagulat naman si Mai. Pagkatapos, plano nilang bumalik sa bayan. Bumalik sa The Adventurers Guild, hinihintay ng knight ang pagbabalik ni Kena para makapagtanong ito sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang pinuno ng knight na si Shining Saber, at agad na nakilala siya ng knight bilang isang manlalaro ng game na Lea Doll mula sa Silver Moon Horseman Guild. Ang knight na kilala bilang Coral ay niyakap si Shining Saber ay mga dating magkaibigan, at sinabi sa kanya ni Coral na matapos ang serbisyo ng Lea Doll, na-trap siya sa laro at nasa loob ng larong ito sa loob ng 10 buong taon.
Sinabi sa kanya ni Shining Saber na pumunta siya rito 3 taon na ang nakakaraan, at pareho silang nakatagpo ng isang manlalaro maliban sa kanila sa unang pagkakataon. Samantala, sa lab, sinubukan ni Lopez na muling likhain ang potion na ginawa ni Kena, ngunit nabigo. Matapos madismaya, itinapon niya ang potion sa isang basurahan sa likod ng paaralan. Sa trash pit, may mga piraso ng buto na sumisipsip ng potion at nagiging sanhi ng pagpapatawag ng isang higanteng malapengguin na halimaw. Sa pagbabalik sa bayan, masayang naglalakad si Kena sa greenfield na may magagandang bulaklak. Hinugot ng diwata ang buhok ni Kena upang bigyan ng babala na kailangan niyang makabalik ng mas mabilis, at ipinaalam ni Kena kay Lanti at May na mabilis na bumalik. Tila nag-aalala si Lanti, at tinanong siya kung bakit kailangan nilang magmadali pabalik, at sinagot ni Kena na maaaring magkaroon ng gulo sa kabisera. Ginagamit niya ang kanyang summoning magic, at nagpatawag ng higanteng Therwolf at sinakyan ito. Sinabihan niya sina Lanti at May na gawin din yon. Sa kabisera, sinisira ng parang penguin na halimaw ang bahagi ng akademya sa pamamagitan ng pagtapak dito, at pagkatapos ay sumisid sa kalapit na ilog. Puno ng takot, nagsimulang tumakas ang mga taong bayan. Inutusan ni Shining Saber ang kanyang 2 sundalo na tumulong sa paglikas sa bayan, habang siya mismo ang nagpasya na atakihin ang event monster. Sa kabila ng pag-alam sa panganib ng sitwasyong ito dahil ang halimaw na ito ay isang event monster, at aabutin ang 200 manlalaro ng level 300 upang talunin ang halimaw na ito. Dahil ipinagmamalaki niya ang pagiging kapitan ng mga kabalyero, naniniwala siyang tungkulin ang labanan ito kahit na wala siyang pagkakataong manalo. Sa kabilang bahagi ng bayan, habang pinagmamasdan nina Kartats at Scargo ang sitwasyon, lumapit din sa kanila sina Maymay at Lopez Harvey. Ipinaalam sa kanila ni Maymay na ang mga estudyante ay inilikas na sa akademya. Pagkatapos ay sinabi ni Scargo sa kanila na ang Royal Knights ay nasa kanilang tungkulin din. Nahihiya si Lopez na maging sanhi ng gulo na ito, at humihingi ng paumanhin sa paglikha ng isang halimaw na ngayon ay isang malaking banta sa kabisera. Nagpa siya si Maymay na kumilos at pabagalin ito, ngunit ipinagbawal ni Scargo ang kanyang kapatid na babae na gawin ito, at ipinaliwanag na ang paggawa nito ay maakit ang pansin sa kastilyo ng Guardian. Nag-aalala si Maymay kung ano ang dapat nilang gawin para mapigilan ang halimaw na lalong sirain ang bayan. Si Shining Saber ay nakatayo sa bubong ng isang gusali, at sinamahan siya ni Coral upang tulungan siya sa paglaban sa halimaw. Sinabi sa kanya ni Saber na may utang siya sa kanyang tulong, at nangakong bibilhan siya ng inumin mamaya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, parehong si Saber at Coral ay sinusugod ang halimaw gamit ang kanilang mga kakayahan, at mga spelling para tamaan ang halimaw sa ulo nito. Matapos hampasin ang halimaw, bumagsak ang halimaw, at mabilis silang tinamaan dahilan upang pareho silang mahulog sa lupa at mawala ang kanilang MP. Malinaw na kinikilala ni Scargo si Saber mula sa malayo, ngunit hindi si Coral, at ang dalawa ay nakarating sa isang gusaling imbakan. Sa kabila ng pagiging mas mababa sa 20% ng kanyang maximum health at ngayon ay may hawak na isang sirang spike sword, iginigit pa rin ni Coral na tulungan si Saber na labanan ang halimaw. Nakatayo sa bubong ng gusali na sinubukan nilang umatake, ngayon ay walang baluti. Habang pinaplanong muli ni Saber at Coral na harapin ang halimaw, ang higanteng pagong sa loob ng shell nito ay nagpakita, at pinabagsak ang halimaw. Ito ay isang kaluwagan para kay Scargo at sa kanyang mga kapatid, na alam na ang halimaw ay hindi na isang banta, ngunit ang halimaw ay muling tumayo at si Kena ay nagpaputok ng kidlat at apoy ng pinakamataas na antas, at natalo ang halimaw. Nagulat si Saber at Coral nang makita ang isang spell na ganoon kataas ang level, at napagpasyahan na isang player lang ang may kakayahang mag-cast ng mga spell. Ang katawan ng halimaw ay natunaw, at mula sa kanyang natutunaw na katawan, isang higanteng mineral ang nahulog sa ilog. Nang maglaon, sinusuri ni Kena ang hukay ng basura kung saan ipinanganak ang halimaw, at nakakuha ng higit pang impormasyon mula kay Ki tungkol sa mga activation item nito. Habang pinagmamasdan ni Saber at Coral na nakikita rin ni Kena ang markang nagpapakita sa itaas ng hukay. Mahigpit na inutusan ni Kena si Maymay na isara ang lugar, at panatilihing limitado ang lugar na ito upang maiwasan ang isa pang sakuna. Binabalaan din siya nito na kung sakaling mangyari ito muli, itatapon niya siya sa ilog. Dahil sa takot sa kanyang ina, nanumpa si Maymay na susundin ang utos ng kanyang ina. Nakita ni Saber si May at iminumungkahi sa kanya na dapat niyang ihatid kaagad si May pabalik sa kastilyo. Sinabi ni Kena na kung magsumite ng kahilingan si May sa guild sa susunod na pagkakataon para sa isang bodyguard,
magrereklamo siya tungkol sa kanyang pagtatangka na tumakas. Medyo napahiya si Mai, pero naiintindihan niya ang katwiran ni Kena. Si Mai ay sinamahan pabalik sa kastilyo sa pamamagitan ni Saber kasama ang kanyang mga knights, at ibinigay ni Scargo ang ore kay Kena. Nang tanungin niya kung ano ito, ipinaliwanag ni Scargo na ang mineral na ito ay ibinagsak ng halimaw. Sinabi sa kanya ni Coral na siya at si Saber ay wala sa level upang idagdag ang item na ito sa kanilang kahonang item. Sinabi niya na bilang siya ang nakatalo nito, siya ang higit na nararapat dito. Gayunpaman, ipinangako ni Kena na bibigyan siya ng isang bagong espada bilang regalo para sa kanyang katapangan. Siya ay nagpapasalamat at hiniling sa kanya na makipagkita sa kanya at kay Saber sa susunod na araw para sa isang mahalagang talakayan. Pumayag si Kena at sinabi sa kanya na magkikita sila sa Coliseum sa tanghali. Matapos harapin ang lahat ng problema, sa wakas ay nagpasya si Kena na ihatid ang karne ng oso, at dinala si Kartats kasama niya sa restaurant na nagpost ng kahilingan ng karne ng oso sa Guild ng Adventurer. Kinabukasan, sa tanghali sa Coliseum, nagpakilala si Saber at Coral, at sinabi kay Kena ang kanilang mga ranggo at titulo. Kinikilala ni Kena ang guild na kinabibilangan nila, bilang ang guild na pinamunuan ng kanyang kapwa skillmaster na si Kyotaro, at pagkatapos ay ibinunyag ang guild na kinabibilangan niya na pinangalan ng Cream Cheese, na ginawa para sa Limit Breakers, na nagpagulat sa kanilang dalawa. Binanggit ni Saber na ang lahat ng miyembro ng guild na ito ay autorisado na maging skillmasters, at pagkatapos ay kinikilala ni Saber si Kena sa kanyang in-game title, ang Silver Ring Witch, na nagpapatunay sa konklusyong ito. Pagkatapos ay inilabas ni Kena ang kanyang Oracle Staff, at binyantaan ang dalawa na wag na siya tatawagan muli sa titulo na iyon, kung hindi, dudurugin niya sila ng walang babala. Sa ilalim ng panggigipit, nagsasalita si Coral para sa kanila at nangako na hindi na nila ito uulitin. Pagkatapos, ibinigay ni Kena kay Coral ang espadang ipinangako niyang ibibigay, ang Valhalla Sword, ang pinakamalakas na espada sa laro. Nagseselos si Saber kay Coral at humingi din ng isa kay Kena, ngunit sinabi niya sa kanya na mayroon lamang siyang isang item. Nabigo sa paghahayag na ito, hinila ni Saber ang kanyang sarili at nakipagnegosyo, na hinihiling kay Kena na makipagpalitan ng impormasyon. Pagkatapos ay ibinunyag ng dalawa kung gaano katagal sila na-trap sa laro, at ibinunyag din ni Kena kung gaano na siya katagal sa laro, pagkatapos ay nagtanong kung bakit tinapos ng larong Leyadol ang serbisyo nito, na binanggit na namatay siya nang matapos ang serbisyo. Nabigla rito, tinawag ng dalawa na multo si Kena, na tinatawag naman ni Kena na bastos. Pagkatapos ay isiniwalat nila na nakarinig sila ng chismis na may namatay sa totoong buhay, at pagkatapos ay tinapos ng Leyadol ang kanilang serbisyo 6 na buwan pagkatapos noon. Naisip niya na kailangan niyang makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa kanyang diwata tungkol sa sitwasyon ngayong nakakapagsalita na siya, dahil nakikita rin ng dalawang lalaking ito ang diwata. Natigilan sa diwata, ibinunyag ni Kena sa dalawa na siya ay iniwan ng isa pang manlalaro na nagngangalang Opos, na kilala rin bilang Leyadol of Kenaming. Hindi alam ng dalawang lalaki ang pangalan, ngunit kinikilala nila ang in-game name, at ang pahirap na dinala sa kanila ng manlalaro. Nang maglaon, tinanggap ni Kena ang mga friend request mula sa dalawang lalaki, at humingi sa kanila ng impormasyon tungkol sa mga watchtower. Nakipagnegosasyon si Coral kay Kena, na humihiling na makipagpalitan ng ilang mga kasanayan para sa impormasyon tungkol sa mga watchtower. Interesado si Coral sa kakayahan sa recovery. Sumasang-ayon si Kena kung ang impormasyon ay mahalaga. Tuwang-tuwang ibinunyag ni Coral na mayroong isang lugar sa seashore ng fishing village, at naniniwala si Kena na ang lugar ay kabilang sa Lefek. Matapos tapusin ang deal, binibigyan ni Kena si Coral ng kakayahan sa recovery. Tinanong ni Saber kung hindi marunong lumangoy si Kena dahil sa kanyang pag-aalinlangan, nang mabalitaan niyang nasa ilalim ng tubig ang lugar. Kinumpirma ito ni Kena, ngunit tiwala pa rin na makakatulong sa kanya ang kanyang mahika. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-uusap tungkol sa Leifek, at napagtanto ni Saber na kailangan nilang bumalik sa kanilang lugar sa kastilyo, at lahat sila ay umalis. Nang mapansin ang kanyang pagseselos sa bonding nina Saber at Coral, si Kena ay inaliw ng kanyang diwata, at pagkatapos ay lumitaw si Kena nagbabala sa kanya na may darating mula sa likuran. Pagkatapos ay binato ni Kena ng suntok ang tao, na si Scargo pala. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na narito siya dahil narinig niyang may makakatagpong mga lalaki si Kena, at nangako siya sa sarili na ililigtas siya. Habang si Scargo ay nagpapatuloy sa kanyang batikos, si Kena ay nasa likod ni Scargo at nilabas ang kanyang Oracle Staff, na nagbabantang gagamitin ito,
ngunit si Scargo ay humingi ng tawad, at tinanggap ni Kena. Bago umalis si Kena, inalok siya ni Scargo na sumama sa kanya sa pag-inom ng tsaa minsan, at masaya niyang tinanggap, na nagpasaya kay Scargo at napagtanto ni Kena na wala siyang ideya na may nararamdaman si Mai para sa kanya. Pagkatapos, binisita ni Kena si Maymay upang ipaalam sa kanya na siya ay pupunta sa isa pang pakikipagsapalaran upang mahanap ang palasyo ng Hari ng Dragon. Tinanong din niya si Maymay kung narinig niya ang tungkol sa mga kabalyero mula sa Hellspur at Felscale na haharap sa mga bandido. Kinumpirma ito ni Maymay at inihayag ni Kena na plano niyang sumama. Ito ay nagudyok kay Maymay na magmungkahi na ang kanyang ina ay dapat manirahan sa isang lugar, at si Kena ay nag-isip ng nayon kung saan siya nagising. Nang maglaon, binisita ni Kena ang kanyang watchtower, at ibinigay sa Golem Guardian ang ilang MP, na nagtatanong kung alam niya kung ano ang nangyari sa mundo 200 taon na ang nakalilipas. Sagot niya na alam lang niya ang narinig niya mula sa ibang mga Guardian na nagsabing nagpaalam na sa kanila ang kanilang mga amo. Pagkatapos ay umalis si Kena, na nangangakong bibisitahin ang kanyang tore paminsan-minsan. Maya-maya, muling binisita ni Kena ang nayon kung saan siya nagising, at nakita niya si Lit na nagsasabit ng ilang damit sa isang sampayan sa labas ng inang kanyang ina. Nang makitang paparating si Kena, dali-dali siyang nilapitan ni Lit para yakapin. Si Kena ay nasa sabik na makita at maayakap si Lit na sumalubong sa kanya pabalik sa nayon. Nakita ni Morel si Kena at tuwang-tuwa siyang makita siya, niyaya niya itong manatili sa kanyang lugar. Sa pagkakataong ito, hindi lamang inaalok ni Morel si Kena ng isang silid sa kanyang inn para magpalipas ng gabi, ngunit plano rin niyang ayusin ang isang selebrasyon para sa kanya. Nang marinig ang tungkol sa pagdiriwang at pag-inom, hindi mapakali si Kena, ngunit tinatanggap pa rin niya ang imbitasyon. Kinaumagahan, lumabas si Kena kasama ang maliit na diwata sa kanyang balikat, nainis sa kanyang sakit ng ulo at sakit sa puso. Si Ki ay nagpakita at ipinaalam na ang kanyang pagdurusa ay mula sa mga sintomas ng hangover muli. Pagkatapos sumumpo muli na hindi naiinom ng alak, narinig niya ang mga taga-nayo na pinag-uusapan ng isang bagay tungkol kay Luther, na nakarinig ng kakaibang pag-awit na nagmumula sa nayon. Nagpa siya si Kena na mag-imbestiga at iniisip kung ito ay isang quest na may kaugnayan sa balon. Bagamat nag-aalala si Lit sa kanya, tiniyak ni Kena kay Lit na magiging maayos siya, at tumalon sa balon pagkatapos mag-spell ng Aqua Level 2 na nagbibigay sa kanya ng swimsuit at 2 kasamang isda. Parehong lumalangoy ang mga isda sa tubig at ginagabayan si Kena sa 100 metrong mga lagusan hanggang sa marating nila ang isang kuwedo sa ilalim ng tubig. Pagdating doon ni Kena, nakarinig siya ng mahinang boses na nagmumula sa kuwedo at tinawag niya ang Level 7 Shine para maliwanagan ang lugar. Sa bagong ilaw na lugar, ang sirena na si Mimoli ay natagpo ang nagtatago sa likod ng isang stalagmite na nagmamakaawa kay Kena na huwag siyang saktan. Nang makita ni Mimoli ang aquamarine fish ni Kena, tinawag niya itong mga Diyos na Guardian na hindi rin kilala ni Kena. Pagkatapos ay ipinakilala ng 2 ang isa't isa at ipinaliwanag ni Mimoli ang sitwasyon na naging sanhi ng kanyang pagpunta sa kuwedo sa pamamagitan ng isang mahiwagang portal mula sa karagatang pinanggalingan niya. Hindi sigurado kung saang karagatan siya nagmula, kumakanta si Mimoli ng isang kanta mula sa kanyang sariling bayan sa isang mapanglo na tono. Natuklasan ni Kena na ang kanyang kanta ang dahilan ng mga tinig na naririnig ng mga taga-nayon. Inaaliw siya ni Kena at ipinangako ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos ay dinala siya ni Kena sa nayon, at nagpa siya na si Mimoli ay mananatili doon pansamantala hanggang sa mahanap niya ang kanyang pinanggalingan. Ang lahat ng mga taga-nayon ay mabait sa kanya, at nag-aalok sa kanya ng kanlungan sa lokal na lugar upang mapanatili siyang ligtas. Nang maayos na si Mimoli, nagpa siya si Kena na bumalik sa kabisera, at nagpaalam kay Lit at sa iba pa. Nangako rin siya na lilipad si Lit kasama niya balang araw, sa pahintulot ng kanyang ina, syempre. Sa kabisera, si Shining Saber at ang kanyang kapwa Falskellionites ay patungo sa coastal fishing village na binanggit ni Coral, na kasalukuyang nasa ilalim ng banta ng mga bandido. Sa daan, nahanap ni Saber si Kena at pagkatapos ng maikling pakikipag-usap sa kanya, sumali siya sa kanilang quest, at iginiit ni Saber na sumakay si Kena sa kanyang kabayo. Kinarga niya si Kena at isinakay sa kabayo tulad ng pag-uugali ng isang lalaki sa kanyang nobya. Bagamat ang kanyang intensyon ay pasalamatan siya sa pakikipaglaban sa halimaw mula sa event, ito ay ikinabahala ni Kena, at nang mapagtanto ni Saber ang kanyang ginawa, siya ay nalilito rin. Sila ay pinagsama-sama sa mga Falskellionites at napagkamalan si Saber habang bitbit si Kena sa horseback na parang nasa isang matalik na relasyon.
Nang gabing iyon sa camp, inihahain ni Kena ang mga Volskelionites ng sopas na inihanda niya, at nasiyahan ng mga Volskelionites na nagpipilit na tawagin si Kena bilang Lady Kena. Nilinaw din ni Saber na hindi niya kasintahan si Kena, ngunit iba ang paniniwala ng mga kapwa knights. Ang paniwalang ito ay napatunayan ng ang mga Volskelionites ay nag-uusap tungkol sa anak ni Kena na si Maymay at pinangunahan din ni Scargo ang mga kabalyero, kaya naniniwala sila kung anong uri ng tao si Saber. Inaasar din nila si Saber tungkol sa pagiging ama ng tatlong anak. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Saber kay Kena para sa kakulangan ng disiplina mula sa kanyang mga knight. Lumipas ang mga araw, at ipinaalam ni Saber kay Kena na darating siya sa fishing village sa tanghali kinabukasan. Bilang pasasalamat, binibigyan ni Kena si Saber ng ilang kasanayan sa pagluluto, kaya hindi na kailangang magdusa ang Knights of Volskelio sa pamamagitan ng pagkain ng mga murang pagkain. Kinabukasan, masaya ang pakiramdam ni Kena tungkol sa pagkakaroon ng magandang oras kasama ang grupo. Siya ay nagtatakda ng hiwalay kay Saber at sa Knights of Volskelio, patungo sa isang fishing village. Napansin ni Kena na may kakaiba sa lugar na ito, at kung gaano ito katahimik. Pagdating niya sa nayon, nakita ni Kena na nababalot ito ng makapal na hamog. Sa pag-iingat, tinawag ni Kena si Centaur Hydal, inihanda ang sarili ng espada ng Eternal Flame, at pinalakas ni Kia ang kanyang barrier. Ganap na handa, ang dalawa ay pumasok sa nayon, at si Kena ay hindi nakakagamit ng scouting spell dahil pinipigilan siya ng makapal na hamog na gamitin nito. Sa sandaling iyon, napansin ni Kena na si Hydal ay may natitira na lang na 1/3 na bahagi ng kanyang HP, at biglang may umatake na isang zombie na nagpabagsak kay Hydal sa lupa. Hindi gusto ni Kena ang mga zombie, at natatakot siya sa kanila. Hindi makapagpatuloy, naglaho si Hydal, at si Kena, sa pag-aakalang mataas ang antas ng zombie, at dahil nagawa niyang harapin si Hydal, napagpasyahan niya na ang zombie ay nilikha ng isang manlalaro. Ginawa niya ang spell, ang Dula Cane, nililinas ang mga zombie, at naghahanda na tuklasin ang nayon. Gamit ang Eternal Flame Blade, si Kena ay patuloy na nag-iimbestiga sa zombie village. May mga zombie sa lahat ng dako, at naabot ni Kena ang isang bahay. Pumasok siya sa bahay at nakitang walang laman. Habang isinasaalang-alang niya ang kanyang mga pagpipilian kung paano mapupuksa ang mga zombie, naisip niyang sunugin ang buong nayon, ngunit napagtanto din niya na maaaring may mga survivor din dito. At sa makatuwid, hindi niya ito masusunog. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin sa bahay, binabalaan siya ni Kitungkol sa malapit na presensya, at ang naalerto na si Kena ay naghahanda upang harapin siya. Ang presensyang naramdaman niya ay si Kuolka, na nakulong doon kasama ang kanyang kasama, si Exus at isang survivor. Matapos nilang makilala ang isa't isa mula sa guild sa Hellspur, nag-aalok si Kuolka na dalhin si Kena sa kanyang kasama, ngunit binalaan siya ni Kena na pasasabugan niya ang nayon kung ito ay isang bitag. Sa takot sa banta, sinabi ni Kuolka na mayroong nakaligtas sa nayon. Kumantong sa basement ng bodega, nakilala ni Kena si Exus. Nagsimulang magsalita si Kuolka ng iba, na binanggit na maaaring mas malakas na manlalaro si Kena kaysa sa kanya, at alam din ni Kena ang pagbabago sa kanyang boses. Sinubukan ni Exus na salakayin si Kena, na agad na itinutok ang kanyang espada sa leeg ni Exus, sumisigaw tungkol sa tapang na mayroon siya sa pagsisikap na atakehin siya. Pinakalma ni Exus ang tensyon sa kanya, at muling ipinakilala ang kanyang sarili bilang Tartar Sauce, isang player mula sa dating guild ni Kena na Cream Cheese, na lumikha ng pangalawang account na may mas malakas na hitsura. Pagkatapos ay ipinakilala ni Kuolka ang kanyang sarili, at tinanong siya ni Kena kung siya ay isang lalaki, dahil sa kanyang panlalaking boses. Kung saan siya ay medyo nalilito, at tumugo na ang mga bagay ay bigla ang nagkaganito. Pagkatapos ay tinanong ni Exus kung gaano katagal si Kena sa laro, sinagot niya iyon ilang buwan na ang nakalipas, at sinabi ni Exus na siya at si Kuolka ay natrap sa laro sa loob ng mahigit 2 taon. Pagkatapos ay tinanong ni Kena kung bakit sila nasa site ng Dragon King's Palace, at sinasabi ng mga manlalaro na sila ay nasa isang guild assignment. Sinabi niya na ang mga isda ay hindi inihahatid sa palengke, kaya parehong nagpasya sina Kuolka at Exus na imbestigahan ang nayon. Gayunpaman, nang makarating sila sa nayon, nalaman nilang dahil sa mga hamog na bumabalot sa nayon ay naging mga zombie ang mga taga-nayon. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto sa mga manlalaro, ngunit mayroon pa rin silang mga problema sa mga dating taga-nayon, at sumilong sa basement, kung saan nakahanap sila ng survivor. Itinuro ni Exus ang survivor, isang batang babae na nagngangalang Luca,
na nagpapahinga sa isang banig habang lumilitaw ang Little Fairy, at ginugulat ang dalawang manlalaro. Ipinakilala ni Kena ang nagtatakang mga manlalaro sa Little Fairy, na ipinaliwanag na ibinigay ito ni Opos sa kanya. Pagdinig sa pangalan, nagagalit si Exus. Parehong tinatawag ni Kena at Exus si Lopez na isang hangal na manlalaro na palaging nagdudulot ng mga kaguluhan. Nalilito si Colga kung sino ang kanilang pinag-uusapan. Ipinaliwanag ni Exus at Kena kay Colga kung sino si Opos sa kanila. Dahil sa ayaw ni Luca na maging zombie, natuklasan ni Kena na ang pinagmulan ng problema ay isang halimaw, at nagpa siya ang tatlo na lipulin ito. Nag-aalala si Exus kay Luca, at sinabi niya na hindi nila ito maaaring iwanan ng mag-isa ng ganito. Nang marinig ito, gumawa si Kena ng isang plano at naglabas ng dalawang bell na kulay pink at asol. Nasorpresa sa ringing bell si Exus, at sa pagsisiyasat ni Colga, ipinaliwanag niya na sa paglalaro ng laro sa loob ng 1,000 oras, makakakuha ka ng 1 bell, ngunit mayroon siyang 2 na nangangahulugang nilalaro niya ang larong ito sa loob ng 2,000 oras. Pinili niya ang isa sa mga bell na minungkahi ni Exus, pinatunog niya ang nag-summon kay Roxilios. Tumitaw si Roxilios sa harap ng grupo sa pamamagitan ng 1 mahiwagang pinto, na iniwan silang 2 na namangha, at ipinakilala ang sarili sa grupo. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, inatasan ni Kena si Roxilios na bantayan si Luca. Matapos gawin ang proteksyon ni Luca, ipinatawag ni Kena si Ki upang maghanap ng mga quest na nauugnay sa mga keyword. Ang nayon, ang hamog na ulap, at mga zombie, nagtagumpay siya upang malaman, at nalaman ni Kena na para sa gawaing ito, dapat talunin ng 1 tao ang 1 kapitan ng pirata ng zombie na nagngangalang Terra Skeleton, na nakatalaga sa ghost ship. Gamit ang staff, nagtakda si Kena upang talunin ang boss at iligtas ang nayon. Sa labas ng basement, habang ang 3 ito ay nag-uusap tungkol sa kanilang pamamaraan, iminumungkahi ni Kena na dapat nilang sunugin ang boss ng pirata, at ang ghost ship. Tinanong siya ni Exus kung bakit hindi siya nagtitimpi. Sumagot si Kena na mas mabuting sirain sila kaysa hayaang maapektuhan din nila ang ibang mga nayon. Itinuro ni Kuolka ang 1 napakapangit at malaking barko na puno ng zombie pirates. Sinabi ni Kena sa 2 na kailangan nilang talunin ang ghost captain sa kaibuturan ng barko, kung hindi, ang ghost captain ay patuloy na gagamitin ang mga kaluluwa ng mga taga-nayon na naging mga zombie bilang panggatong upang walang katapusan na muling mabuhay. Naiintindihan ni Exus na kung hindi nila sila lalabanan ngayon, magiging walang katapusang labanan ito sa hinaharap. Inaangkin niya na makipaglaban sa boss, habang sina Kena at Kolka ay kailangang harapin ang skeleton crew. Agad nilang inatake ang barko sa 1 magiting na paraan. Nang sinisira ni Kena at Kolka ang mga tripulante sa kanilang mahusay na mga galaw, inatake ni Exus ang kanyang espada patungo sa ghost captain, at pinutol siya sa 2 bahagi sa 1 stroke. Sa sandaling matalo ang kapitan, ang iba pang mga tripulante ay nagsimulang bumagsak, at 1 maaraw na matengkad na liwanag ang nagsimulang lumitaw sa barko. Naglaho ang barko ng ghost at muling naging maaliwalas ang kalangitan na may iba't ibang hayop at species na nagsisimulang lumipad sa kalangitan. Iniligtas nilang lahat ang nayon, at habang nakatayo sa baybay ng dagat, nag-aalala sila tungkol sa nayon ng pangingisda. Sinabi ni Kena na walang gustong makipagkalakalan sa 1 lungsod na nawasak sa 1 kadahilanan, ngunit ang kaharian ang bahala sa isyung ito. Nami-miss ni Kena si Heidel, at sinabi na sa wakas ay naipaghiganti na niya ito. Nagtanong si Exus tungkol kay Heidel, at sinabi sa kanya ni Kena na siya ay 1 centaur level 250, kung saan pinasaya siya ni Exus sa pagsasabing maaari niya itong ipatawag muli pagkatapos ng 1 araw. Pagkatapos ay nagtanong si Kena tungkol kay Luca, at sinabi sa kanya ni Exus na baka gusto niyang manatili sa nayong ito. Iniisip ni Kuolka na masyadong mapanganib na iwanan siyang mag-isa ng ganito. Nang gabing iyon, sa nayon, tinitingnang mabuti ni Kena ang 1 pulse arrows na hawak ni Luca sa kanyang mga braso, na natutulog sa kanyang kandungan sa tabi ng apoy sa kampo kasama ang kanyang mga kasama at si Roxilios sa paligid niya. Nagising si Luca na natatakot at nalilito, at kumuha ng tsaa mula kay Roxilios. Tinanong ni Exus si Luca kung saan niya gustong manatili, habang nag-aalok si Kena na ampunan siya, kung saan niyakap ni Luca si Kena at tila tahimik na sumang-ayon. Inaalo siya ni Kena sa kanyang mga bisig at ipinangako sa kanya na magiging 1 pamilya. Kinabukasan, naglakbay si Kena sa watchtower na hinahanap niya, ang palasyo ng hari ng dragon, sa tulong ng kanyang asul na dragon. Pinabantayan niya kay Roxilios sa pagprotekta kay Luca nang hindi namamatay hanggang sa bumalik siya.
Kumapit siya sa likod ng kanyang dragon at pumasok sa malalim na karagatan. Malapit sa destinasyon, pinaghahanap ni Kena ang asul na dragon para sa Mermaid Village at pumasok sa Guardian Tower. Pagpasok niya sa tore, nakita niya ang isang malaking bulaklak na may nakapaloob na mga talulot sa tubig. Ibinigay ni Kena ang kanyang MP dito, at ang Guardian, isang higanteng pink na palaka, ay pinagkalooban ang core ng tore, tinatakot si Kena. At pagkatapos makipag-usap sa kanya, tinanggap siya bilang kanyang bagong amo, at binigay sa kanya ang Guardian Ring. Nang bumalik si Kena sa labas kung saan naroon ang kanyang asul na dragon, nalaman niyang wala saan man ang nayo ng sirena. Sa ibabaw, tinatanggap ni Kena ang mga friend request mula kay Kolka at Exes, at ibinalik ang mga ito sa Hellspur. Nangako si Kena na ipakita kay Luca ang kanyang base village, kung saan ipapakilala niya siya kay Lit. Nakatayo sa harap ng salamin, tinitingnan ni Luca ang kanyang bagong damit mula kay Kena, at habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin, pinuri siya ni Roxilius at tinawag siyang Miss. Hindi sanay si Luca na tawaging Miss, ngunit bilang anak ni Kena, tinawag siya ni Roxilius ng ganoon bilang paggalang. Nag-aalok si Kena na isama si Luca upang makilala ang iba pa niyang bagong mga kapatid, at nag-aalok din ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga tumulong sa kanya. Sa Falskillow, binibigyan ni Kena si Luca ng grand tour sa lugar, at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga tindahan, ang Adventures Guild, at ang Kastilyo. Pagkatapos, sumakay siya ng bangka upang dalhin siya sa kabila ng lawa upang marating ang Kastilyo. Ang batang si Luca ay namangha sa kanyang paligid. Nang maglaon, dinala siya ni Kena upang makita ang isa sa kanyang mga bagong kapatid, si Maymay, na kasama ni Lanti sa kanyang opisina. Talagang nabigla sila nang malaman nito, ngunit nakabawi si Maymay at hiniling kay Luca na tawagin siyang nakatatandang kapatid na si Maymay mula ngayon. Si Luca at Maymay ay nabighani sa katotohanan ito, at pagkatapos ay ipinakilala kay Roxilius, na inaalok din ang tiyaan ni Lanti, ngunit tumanggi ito, na nagpapula sa kanya. Pagkatapos ay ikinwento ni Maymay ang mga kahangahangang gawa na nagawa ni Kena sa ngayon, na nagpapaisip sa kanya na maaari siyang maging isang babala para sa ibang mga tao. Inihayag ni Kena ang kanyang mga plano na magtayo ng isang bahay malapit sa kanyang Guardian Tower sa Nayon. Hiniling ni Maymay kay Kena na itayo ang kanyang tirahan sa lungsod, ngunit tumanggi si Kena, dahil gusto niyang lumaki si Luca sa isang malusog na kapaligiran na napapalibutan ng greenery. Isa pa, ayaw niyang araw-araw din silang makita ni Scargo. Pagkatapos ay hiniling ni Kena kay Maymay na makipag-ugnayan kay Kartats upang maghanda ng maraming kahoy para sa kanyang bagong bahay, at pati na rin si Scargo, sumang-ayon si Maymay. Nakita si Scargo sa kanyang opisina, nagbigay si Scargo ng labis na pagbati na ikinagalit ni Kena, at agad na napagtanto ni Scargo ang kanyang pagkakamali at mabilis na humingi ng tawad. Pagkatapos ay formal na ipinakilala ni Kena si Luca kay Scargo, at pagkatapos ay nasiyahan sila sa cookies ng magkasama, habang ipinaalam ni Kena kay Scargo ang kanyang mga plano na magtayo ng bahay sa tabi ng kanyang tore. Tinanong siya ni Scargo kung dapat niyang ilipat ang kanyang simbahan malapit sa kanyang bahay, kung saan diretsyong tumugon si Kena, at tinanggihan ang kanyang kahilingan. Nang maglaon, nakipagkita ang grupo kay Kartats na naghanda ng lahat ng kahoy ng higit pa sa kailangan ni Kena, at kinuha ni Kena ang lahat ng kahoy na ibinigay niya sa kanya. Tinapik-tapik ni Kena si Kartats sa kanyang ulo, na nagpa-blush sa kanya habang tinatapik niya ang ulo ni Luca, at nakita siyang napaka-adorable. Pagkatapos ay nakipagkita sila kay Elena, Arbiter, at Kennison, na nalaman ang gumagalaw na sitwasyon ni Kena. Pareho nilang sinabi na gusto nilang makasama si Kena, ngunit dahil may sarili itong mga plano, wala silang magagawa, at inialok ni Elena kay Kena ang lahat ng kailangan niya mula sa kanyang tindahan. Sa takip silim, napagod si Luca, natutulog sa mga bisig ni Kena. Ibinigay siya ni Kena kay Roxilius at ibinalik niya ito sa inn habang si Kena naman ay bumisita sa tindahan ni Elena para bumili. Pagdating sa shop, napansin ni Kena na ang labas ng shop ay may higanting pinaganda na imahe ni Elena. Habang nasa loob ay sinalubong si Kena ng isang empleyadong kobold na kamukha ni Elena. Tinanong siya ni Kena tungkol sa kanyang stock, at ipinaliwanag niya ang lahat ng mayroon sila mula sa mga gamit sa bahay hanggang sa mga espada at mga supply sa pakikipagsapalaran. Ipinakita sa kanya ng empleyado ang mga bagon na binili nila. Sa bakuran kung saan naroon ang mga kariton, ipinakita kay Kena kung ano ang ibinebenta nila. Ipinakita niya sa kanya ang isang lumang cart na nakalaan para itapon, at naalala ni Kena ang insidente sa halimaw na may ganitong cart.
Nakilala siya ng empleyado pagkatapos niyang maalala ang insidente, at humihingi ng paumanhin para sa kabastusan ng hindi pagkilala sa kanya, at inaalok sa kanya ang cart ng libre. Sinasabi ng empleyado na ito ay isang order mula kay Elena, na nagsabing ang unang pagbili ni Kena doon ay libre. Hindi komportable si Kena sa pagiging mapagbigay ni Elena sa kanya, kaya inalis ng empleyado ang lahat, at ipinakilala ang sarili bilang asawa ni Elena na si Arm una. Nagulat si Kena sa balita, humingi siya ng tawad at sinabi sa kanya na hindi niya alam na kasal na si Elena. Sinabi sa kanya ni Arm una kung gaano siya pinapahalagahan ng kanyang asawa, at ipinakita ni Kena ang kanyang pasasalamat, at sinabi sa kanya na sa susunod ay darating siya upang bumili ng ilang mga regular na bagay. Pagkatapos ilagay ang kanyang bagong nakuha na cart sa inventaryo, si Kena ay inihatid palabas ng lahat ng empleyado ng tindahan, at bumalik sa inn kung saan siya tumutuloy ng magdilim. Sa kanyang silid, sinabi ni Kena kay Luca ang kanyang mga plano para sa kung ano ang kakailanganin niyang gawin niya kapag naitayo na ang bahay. Napagdesisyonan na si Roxy Lewis ang mamahala sa bahay kung wala si Kena, at sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan tungkol sa tao, iminungkahi niya na isummon ni Kena si Roxanne. Iniisip ni Kena na ito ay isang magandang ideya, at tinawag si Roxanne na alam ang sitwasyon. Patuloy na nag-aaway sina Roxy Lewis at Roxanne, nakialam si Kena at tinuruan sila ng leksyon tungkol sa hindi na pag-aaway, at hindi pagkakaroon ng masamang impluensya kay Luca. Pareho silang masunuri na naiintindihan. Kinabukasan, lumabas si Kena sa kanyang cart na may kasamang mahiwagang Woody Horse, na ipinatawag mula sa kanyang kahunang item, at sumakay siya kasama ang grupo sa kanilang bagong chariot patungo sa isang malayong village. Sanayon, nakita ni Meryl at Lit si Kena at ang iba pa. Nagpakilala si Lit kay Luca. Sinubukan ni Lit na maging kaibigan si Luca at nasasabik siyang makasama siya sa kanilang nayon. Nang natapos na ang pagpapakilala, pinuntahan ng grupo si Mimali sa spa, na kumakanta at gumagamit ng kanyang mahika sa paglalaba. Maliwanag na iminungkahi ni Lit na magsimula si Mimali ng negosyo sa paglalaba, at ito ay isang malaking tagumpay. Masaya rin si Mimali na kumita ng kanyang ikabubuhay, pati na rin ang pagpapasaya sa lahat sa pamamagitan ng paglalaba para sa lahat. Pagkatapos ay inanunsyo ni Meryl na magkakaroon ng pagdiriwang bilang parangal kay Kena na maging opisyal na residente ng Nayon. Nakakapangamba ito kay Kena dahil kailangan niyang uminom muli at muling haharap sa hangover at sinusubukang tumanggi na magdiwang. Pero giit ni Meryl, nakaugalian na raw ito at walang choice si Kena kundi tanggapin ito. Nagkikita si Scargo at ang kanyang mga kapatid sa opisina ni Scargo upang pag-usapan kung paano nanirahan ang kanilang ina sa liblib na Nayon. Ipinahayag ni Scargo ang kanyang opinyon na dapat silang lahat ay lumipat sa parehong Nayon ng kanilang ina, at agad na pinatigil ng kanyang mga nakababatang kapatid. Ang sabi ni Maymay ay si Scargo ang punong pari kaya hindi niya dapat iniisip iyon, kung hindi, bubugbugin siya ng kanilang ina. Samantala, sa Nayon, si Kena ay dumaranas ng panibagong hangover, at inabutan siya ni Luca ng tubig. Habang kinakausap ni Kena si Luca na muntik nang tumawag sa kanyang ina, ngunit huminto sa gitna upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang alcoholic breath. Nagtalo sina Roxy Lewis at Roxanne tungkol sa kung paano hindi binigyan ng sapat na atensyon ni Roxy Lewis ang kanilang Panginoon at pinigilan siya sa pag-inom. Si Roxanne ay nagsimulang mag-ihaw kay Roxy Lewis dahil sa hindi niya mapigilan, at nagsimula silang mag-away. Habang pinipigilan sila ni Kena sa pagtatalo, dumating si Lit at inilarawan ang malaking balita mula sa kanyang ina. Sa labas, ipinakita kay Kena ang isang malaking kapirasong lupa na pinili para lamang sa kanya. Ang espasyo ay sinasabing minsan ay pag-aari ng taong nagtatag ng Nayon. Ipinaalam ni Meryl kay Kena ang isa pang piging bilang pagdiriwang ng pag-aari ni Kena sa lupaing ito. Nagulat si Kena at sinabi sa kanila na tanghali pa lang, na sinagot ni Meryl na itinuturing na magandang kapalaran ang magkaroon ng isang piging sa tanghali. Ang isa pang partido ay ginanap upang gunitain ang kaganapan, at si Roxanne ay inutusan ni Roxy Lewis na bantayan si Kena, na dumaranas ng panibagong hangover kinabukasan. Nang makita si Kena sa ganitong kalagayan, pinagalitan ni Roxy Lewis si Roxanne na pinagtawanan siya para lang mapahiya mamaya. Si Luca ay muling nagsilbi kay Kena ng isang basong tubig, at nagreklamo sa amoy ng alak mula sa kanyang bibig. Matapos makabawi muli sa nangyari noong araw na iyon, bumalik si Kena sa ari-arian, at ginamit ang kanyang crafting at magical skills para itayo ang kanyang bagong tahanan gamit ang kahoy ni Kartats na ibinigay sa kanya. Nang natapos na ang bahay, sabay silang pumasok sa bahay sa bilang ng tatlo.
Pinadala ni Kane sina Roxilios at Roxanne upang maghanap sa paligid ng bahay at maghanap ng anumang puwang o pagkakamali. Samantala, ipinakita ni Kane si Lucas sa paligid nito, simula sa pink na kwarto ni Roxanne na sinundan ng blue room ni Roxilios. Nagtatapos ang paglilibot sa silid ni Luca, sa kanan sa silid ni Kane, at tiniyak ni Kane sa kanya na kung may anumang problema, maaari siyang bumisita anumang oras. Parehong bumalik sina Roxilios at Roxanne para iulat sa kanya na walang problema ang buong bahay at wala silang nakitang pagkakamali. Silang dalawa ay nagsimulang magtalo muli sa isa't isa, ngunit pumasok si Luca, at magiliw na hiniling na huwag silang mag-away, na iniwan ang parehong mga tagapaglingkod na nalilito. Para sa kanyang matapang na pagkilos, hinirang ni Kane si Luca bilang ministro ng arbitrasyon, at hiniling sa kanya na pigilan sila sa pag-aaway tuwing magsisimula silang magtalo, at tinanggap ni Luca. Ang mga taga-nayon ay bumisita sa bahay ni Kane upang tulungan siya, ngunit lubos silang hindi naniniwala na ang kanyang bahay ay naitayo ng napakabilis. Gayunpaman, pinalamutian nila ang bahay ng mga bulaklak na sumusunod sa tradisyon ng nayon. Upang markahan ang okasyon, at sa pagkadismaya ni Kane, isa pang party ang ginanap. Nang gabing iyon, naliligo si Kane sa spa, at nagpapahinga sa pool. Samantala, nahihiya si Luca nang tinulungan siya ni Roxanne sa paliligo. Kinausap ni Kane si Mimoli at medyo nag-usap sila tungkol sa kinalabasan ng party, at pagkatapos ay ang paglalaba na ginagawa ni Mimoli. Tinanong ni Mimoli si Kane kung natagpuan niya ang iba pang mga sirena, kung saan si Kane ay nag-alok sa kanya nang paumanhin na wala siyang mahanap na mermaid village. Ang paksa ay nagbago kay Mimoli, na nagpa siya na hindi na dapat hanapin ni Kane ang kanyang nayon, dahil mas naaayon siya sa kasalukuyang nayon kaysa sa dati niyang nayon. Sinabi niya kay Kane ang tungkol sa kanyang nakaraan noong siya ay nasa mermaid village, hindi siya gusto doon, at lahat ay nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Nais pa niyang makatakas mula sa lugar na iyon, at sa araw na iyon, napasok siya sa isang bitag at natagpuan ang sarili sa ilalim ng isang balon. Sinabi sa kanya ni Mimoli na mas welcome siya dito at tanggap siya ng lahat at gusto siya. Naiintindihan ni Kane ang mga kahilingan ni Mimoli, at hinayaan itong bukas para sabihin lang sa kanya kung magpas siya siyang bumalik doon. Nawala na ang hangover ni Kane, at natuwa siya nang makitang mahiyain si Luca habang naliligo. Kinabukasan, natutong magbasa at magsulat sina Luca at Lit. Pinasaya ni Kane ang mga bata na mahusay sila sa kanilang pag-aaral at ngayon ay maaari na rin silang lumipat upang magbasa ng mas mahihirap na libro. Pagkatapos ay pinapunta sila ni Kane upang maglaro. Hiniling ni Lit kay Luca na sumama sa kanya at tuturuan niya siya kung paano gumawa ng mga korona na bulaklak. Sinundan siya ni Luca. Nang natapos na, si Roxanne ay gumawa ng isang puna tungkol sa kung paano si Kane ay nagtuturo sa mga bata ay ang ultimate charity. Si Kane ay tumugon na walang mataas at mababang hierarchy sa pagitan niya at ng mga taga-nayon, at pinagbabawalan siyang magsabi ng mga ganyan sa harap ng mga taga-nayon. Nang maglaon, sa labas, umupo si Kane sa isang mesa at inihain ni Roxanne ng tsaa, na nagmumungkahi na magpahinga sandali ang kanyang amo. Ang usapan ay nauwi sa kung paanong hindi na nagtatalo sina Roxilios at Roxanne. Pagkatapos ay sinabi ni Kane na ang tanging lugar na pinahintulutan siyang tumakbo ng malaya ay ang mundo ng Leadol, dahil na-hospital siya halos buong buhay niya. Siya ay patuloy na nagninilay-nilay sa kanyang pakikipag-ugnayan kina Lit at Merrill nang dumating siya sa mundong ito, at kahit na hindi siya nakipag-date kahit kanino ngunit mayroon siyang mga anak dito, naaalala ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga anak at apo, at ang kanyang mga pakikipagtagpo sa lahat ng iba pang nakakasalamuhan niya sa bansa, kabilang sina Arbiter, Elena, Kolka, Exes, Shining Saber, ang mga Knights, at Prinsesa. Sa huli, pinag-uusapan niya ang tungkol sa kanyang bagong ampon na anak na babae, si Luca, na sa tingin niya ay pinakakaibig-ibig. Nakakaramdam siya ng ginhawa at kapayapaan habang iniisip ang lahat, at nagpapasalamat sa kanyang buhay at paglalakbay sa ngayon. Habang siya ay nawawala sa kanyang pag-iisip, lumapit si Luca kay Kane at binigyan siya ng isang korona na bulaklak, at pagkatapos mag-alinlangan ng maraming beses, sa wakas ay tinawag niya siya na kanyang ina. Nang marinig ang mga salitang ito, napuno ng luha sa tuwa ang mga mata ni Kane, at niyakap niya ito at nagpasalamat. Biglang naalala ni Kane ang pangako niya kay Lit para dalhin siya sa langit. Pagkatapos, isinama niya si Luca at Lit sa isang paglalakbay sa taas, sakay sa isang Earth Spirit na hinihila ng dalawang Griffin. Dinadala niya ang mga ito sa itaas ng langit. Ang maliit na takot na si Luca ay napapikit at mahigpit na humawak kay Kane, sinabi sa kanya na siya ay natatakot.
Inaalaw siya ni Kayna sa pagsasabing hindi hahayaan ng kanyang ina na may mangyari sa kanya. Sa pagtitiwala sa kanyang mga salita, binuksan ni Luca ang kanyang mga mata at namangha sa ganda ng tanawin ng buong nayon na nakikita niya mula sa itaas. Nag-e-enjoy din si Lit sa tanawin, at nakakaramdam siya ng pagkamangha sa lahat. Sinabi sa kanila ni Kayna na ang buhay ay kahanga-hanga. Maaari silang pumunta saan man nila gusto sa mundong ito, at dapat silang magsaya at gawin ang lahat ng bagay na nagbibigay sa kanila ng kagalakan. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe kung nasiyahan ka sa video.